Retired na yung kanyang pake. Platform ka. Dapat gamitin mo for the greater good. I don't give up. Addict sa gym, pero addict din sa gin. Masakit talaga yung marinig yung katotohanan sa ganyan. Chichiria pa ako eh. Hawig mo si Bobby Lee. Eh, yung content mo kay Ato. You are ignorant as dapat, we're making the world a better place for both. Ah, yun, ipakain na siya ulit. Yes! Kamusta sa inyo mga cancer? Ito pala ang Pampamilya Podcast, an anima podcast. Ang guest namin today, isa po siyang author, musician, podcaster, ang typical pre na araw-araw na nag-iisip ng mga bagay na pwedeng gawin. Sir! Salamat sa magandang introduction, Arf. Uy, yung rehearsal namin dyan. Uy, madugo. Sabi kayo yung rapping skills eh. Yun talaga eh. Kaya napaka-professional pa, diba? Sabi ko, 5 to 10 minutes. Doon pala. Kala ko nagka-tech issue lang, pre. Yun pala yun. Eh, kailangan pa ako sa'yo. Hindi ako rapper eh. Oo. May lumabas din eh. May kailangan ilabas. Nga pala, salamat sa imbitasyon, Pampamilya Pod hosts. Ako yung fan. Oh yeah. Ikaw na lang ang mas mag-introduce sa iyong sarili kaysa yung kay Arf. Please. Podcast way. Yeah. Yes. Podcast way. Yo, kumusta yung lahat? Ako nga pala ang inyong guest na si TPC. At welcome sa bagong episode ng Pampamilya Podcast where we talk about a bunch of stuff. Yan yung intro sa podcast ko, Frey. Yeah. Salamat sa invitation, mga tol. Kakagaling mo lang ba sa labas? Akala mo lang. Hindi, tol. Galing akong... Hinihinto ko yung work ko, pre, para dito. Nakain ako sa work for 4 hours. Tapos nagpaalam ako sa boss ko. Sabi ko, mawawala ako saglit. Balik ako mamaya. Siyempre. Yung mamaya, Ben, wala naman tayong oras doon. Yan yung 4 na oras okay. Pa. Okay lang yun. Flexible yung oras natin, flexible. Kaya okay tayo. Matanong lang natin, nice. para sa mga hindi nakakaalam din, ano ba yung isang pinagkakaabalahan mo kung okay lang malaman na isang work 4 hours na to? Nakakuha ako ng parang freelance siya eh. Pay by the hour tayo. Nag-audit ako ng calls sa isang client base siya. So may Americano somewhere na naghahanap ng mga Pilipinong pwede niya i-underpay, tapos okay naman sa kanyang rate at tinanggal na. Flexible yung oras, pre. Okay sa akin. Yun yung isang resource talaga eh, no, na minsan nakakalimutan ng tao eh, time. Grabe. Ang hirap. Kinuha ko na siya kasi dati ang dalas kong ganitong oras pinapalipas ko na lang. Nanonood ako ng romance anime. Di ngayon, pwede ako magbasa-basa na anime habang nagpapanggap na nag-work. At least pay by the hour tayo. Oo, pre. Nagkatagalog ba yung boss mo? Hindi naman nakikinig. Hindi. Okay lang yun. Yun yung iba talaga pag sa... Well, hindi, not to discredit naman ang paghihirap ng freelancing. Pero yun nga, like I mentioned earlier, yung time kasi yung isang great resource. Nung nag 9 hours ako, hindi pa kasama yung commute nun, diba? Trabaho. Mawawalan ka ng energies, mga hobbies mo na Hindi ka nakaka-workout, mas nagsa-stress it ka pa. I mean, siguro, kanya-kanyang coping mechanism naman yung mga tao, pero may ganong sistema din kasi na buti naman, binabago, di ba, ng mga HR na Kaya maraming lumilipat sa freelance din ngayon eh. Yeah. Mas pasok talaga sa akin yung ganito na ranasa orin yun, pre, yung 3 oras ng buhay mo, ilalaan mo sa biyahe. Hindi pa kasama yung pagre-ready dun . Yeah. Tapos, asang baba ng pay. Ranasa orin yan, pre, sa BPO, putik yan. Tapos ang layo pa ng bahay namin doon. Nag-awol nga ako doon, pre. Wala man lang rason. Nag-ready ako ng 3 oras papunta sa work. Ang trabaho kasi nung sa Cubao, tiga dito sa Rizal nag-ready ako ng parang early hours na yung ang laki na in-adjust ko. Parang 2 hours na. 2 hours before my shift, bumiyahe na ako. Umula na pagkalakas-lakas. Paglabas ko ng UV, nabasa yung pa ako sa baha. Tapos nandun na ako sa office. 2 hours na hinanda ako, na late pa rin ako. Tapos nakasimangot na yung TL ko, sabi ko. I don't wanna do this shit anymore. Bigla kang tinamaan. Realization.
Sabi ko, tawag ako sa nanay ko. Emotional ako nun eh. Sabi ko, ma, ayaw ko na magtrabaho muna talaga. Baka pwedeng kunin mo sa abroad. Inis yan. Ayaw no? ko talaga. Ano ba? Mahirap sa video eh. Oh, yeah. Video. Okay, kaya nga, ano yan eh. Talagang, graveyard shift ka din. Oh, pre. Yun nga. Hindi, sorry, curious lang. Ano ba to? Tech support? Sales? Ano yung, yung una kong work, ano eh, basta ang sinusuporta namin, Uber pa yun eh. Oh. Bali, email support sa Uber. Tapos, sa ako nagtatrabaho. Okay lang ba sabihin yung mga ganung ano, info? Wala naman tayong dinedegrade. Wala, parang ang dami na nagreklamo sa ganun. Oh, hindi ko nalang i-describe yung sound ko. Experience lang. It's a isolated issue. Butik na broadcast ko pala sa mundo ng internet na nag-awol ako ano. Mamaya nanonood dito yung susunod na mag-hire sa akin, pre. Mga ano na eh. Nagbago ka na. Nag-grow ka na. I'm a changed man, pre. Tagal I've grown. Speaking of noon, yung kailan ka pala nag-start dun sa yung sa ano mo, sa comics mo? Nauna ba yun or mayroon ka bang previous na parang online presence mo? Hindi, yun talaga una ko, pre. Sinimulan ko siya actually, magte-10-year anniversary ang TPC ngayong August, tol. August na, di ba? August 28 yeah. Ata. 10 years na yung page. Yun, yung una. Tapos, yung comics naman, parang sinimulan ko siya dati na rin, Teenage Pinoy Crap na rin eh. So, matagal na rin talaga. Ini-improve ko lang yung template over time. Improve na yun, tol, ha? Huwag niyo husgahan. Pero, kasi low quality lang ako gumawa eh. Para sobrang mabilisan lang eh. Yun nga yung mas, mas parang raw eh, di ba? Tsaka hindi naman kasi ako ano eh, parang hindi ko forte yung gumawa ng artistic na sobra-sobra gaya ng magawa nila Tarantadong Kalbo na mamagaling na komikero. Mostly ginagamit ko lang siyang template ng ideas ko. Kailangan lang ng onting visual representation pero hindi ko matawag yung sarili kong comic artist talaga eh. Pero pag nakikita ko kasi yung template nung ano, nang sa typical Pinoy crap, parang nandoon na siya sa larangan, sa in popularity and level din, katulad nila Little Things PH, sila Skate, 'di ba? Yung parang Skate. Isang template lang yung kuwari, isang mata ganun, tapos yung ano yung nakatayo, yung cute pa yung bilog yung mukha. Tapos andun yung tumpak naman kasi sa comics, hindi lang yung art style, yung message dun sa text bubble or yung relatability, 'di ba? Oh, yun mismo. Kaya doon na lang ako bumabawi sa kung ano yung ilalagay ko. Kasi kung art style lang pag-uusapan, wala talagang effort. Yung copy-paste lang, pre. Na-template lang lahat. So, ina-edit ko lang. Sa paint nga lang ako nag-e-edit eh. Ipatanong ko ba? Yes, paint! sa PC paint lang. Sa PC paint lang ako gumagawa. Pero kung tatry ko mag-effort, kaya ko rin naman gumawa. Kasi nag-drawing din talaga ako. Portrait artist din ako. Tapos nag-digital painting din ako, tol. Yun nga lang, sa TPC kasi, di ko naisipang mag-effort, di ko alam kung bakit. Pero baka yun yung bagay na nag-hold back sa akin para dalhin pa yung TPC sa next level, no? Yung katamaran natin. O diba, baka mag-ano ulit, mag-upgrade ka ulit. Oo, no? Upgrade ulit. Natin pag medyo feel na natin. Yung upgrade na yung nagawa mo sa mga buhay ng mga mamamayan natin eh. Yung mga na-realize sila kung ano yung typical Pinoy crap nila eh. For quite some time, sinubukan natin gawin. Oh, pero kung mapapansin nyo lately, kung ano-ano lang post ko pre. Wala na akong ano, di ba dati ang dalas ko yung may mga social issues yung pinag-uusapan natin, may mga ira pa na mga usaping lipunan na dapat pag-usapan. Pero kung mapapansin nyo ngayon pre, damn, I don't give a fuck. na-desensitize na ako, Tony. Kasi 10 years na eh. Ten years ko na ginagawa, pre. Kaya parang may paramdam sa akin na, Tony, ilang beses ko na sinabi itong mga post kong to. Bago yung gumagawa, pero iisa yung nangyayari. Parang, ayan, naging repetitive na lang. Magpo-post na lang ako tungkol sa mga ginagawa ko sa buhay. Pag kumakain ako na okay, post lang ako. Or pag may pinanood ako anime, post lang ako. Puro ganun yung post ko, pre. Nawala na yung essence ng typical Pinoy crap. Naging ako na yung typical na Pinoy na nag-spread ng crap, pre. Maganda kaya mo, going back to your roots. Parang after a few years ulit, bumalik ulit yung era mo na commentary. Pero yung commentary, sa tingin ko, hindi siya mawawala sa iba kong outlet. Kasi may podcast pa tayo, meron tayong nagsusulat pa rin naman ako ng libro, late lang hindi. Pero at least may mga ganun tayo na mababalikan pa rin natin. Pero sa page,
ewan, nawalan ako ng gana mag-post tungkol sa ano eh, yung mga dati kong ginagawa, kung mapapansin nyo talaga. Hindi naman siya ano, form of burnout doon. Oh, hindi yung burnout. Possibly, sa tagal mo. Hindi ko alam kung burnout ba siya, pero okay lang ba yung words na ganun, pre? Kasi pampamilya tayo eh. Hindi lang namin sinasabi. Hindi o. Yung nga yung goal natin dito sa pampamilya, kahit lola makakanood eh. Baka mamaya, hindi pwede. Yan nga, pre. Sensya na. Ito na. Jay, tago mo yung tuhod mo ang itim. Sige lang. Intro po. Ha? Ito yung charger. May charger pa isa. Holy. Ito yung charger. Ila charger pa hindi hirap nila. Mga pamilya ko kasi pre, walang sarili. Typical Pinoy attire. Mga sanito. Typical Pinoy attire ka daw pre. Ayan yung kasama ko pre na ano. Nasa bahay na naman eh. May pinasikat na paa ngayon sa internet. Feet pics. Oo. Oh. Yung paa niya pre, parang ano, warning sa'yo, si yung gangrene. Tatanong nga namin, okay lang pre, tumagal to na ano, mga 1 hour 30 minutes, baka hindi natin okay. Pre, okay lang, promise. Kayo pa ba? Nasaan yung usapan natin? Pero yun, sa mga post niya sa ano? Na burnout sa post. Hindi yung sa post niya. Ayun, kaya hindi na nagpa-post ng kahit na anong about social issues. Hindi ba yan dahil ano, parang pero ano nga eh, focus sa sarili mo, 'di ba? Parang on ngayon. Possible ano, part 'yun, 'di ba? Possible part 'yun na sa bagay, 'yun nga yung mga post ko lately din yung tinatry ko gamitin yung influence ko para mag-share nitong bagong ginagawa, nag-workout ako lagi, ganyan. Oh. Yes. Yeah, puro ganun na lang. Pero hindi naman siguro din siguro ayoko na lang din talaga mag-post tungkol dun muna sa ngayon kasi ewan, di ko pa ma-pinpoint yung dahilan eh. Parang baka tama si Pao na baka nababurnout lang ako. Naka-burnout naman kasi talaga. Kumbaga, para rin akong paulit-ulit na lang eh. Tama silang plaka eh. No? Para ako silang plaka eh. Kumbaga, sa dami ng crap na tinapik ko na, tol, nagre-replay lang siya eh. Every year, same shit. Different execution na lang. Pero parang nagre-recycle ako ng sarili kong words na lang minsan. Parang, damn, baka kailangan ko nang mag-move sa bagong creative route. O baka kailangan ko lang ng break. Hindi man, I mean, ang pagfo-focus naman sa sarili, since na-build mo na kasi yung ano mo eh, yung identity mo sa internet. Parang yung nashishare mo naman na self-improvement or kung ano yung mga, kuwari, may tumagandang anime o nag-workout ako, ganito. Parang yun na yung parang inspirasyon naman eh para sa iba eh, di ba? Pero somehow natutuwa ako na kahit hindi ako nagpo-post ng mga ganun lately, parang hindi nawala yung interest ng tao sa page. Kumbaga, kahit yung mga kung ano yung trip ko lang, naka-follow pa rin sila tapos nag-group pa rin yung page. Kumbaga, okay din pala. Hindi pala ako kailangan magpakulong dun sa dating content. Yung pressure, content. Wala. Wala na yung pressure. Ako, alam na alam ni Pao din yan. Yeah, napifeel ko yung ano niya. Na-inspire nga din ako na nakita ko nagpo-post ka sa ano ba eh, sa workout or pagpupunta ka sa gym. So workout, oo. Hindi ako nag-start palagi. Eh, si Arf, ano na yan, well-versed na yan. Yun. Hindi, pero ano, yun nga, nakita ko kasi yung mga, ano mo, yung mga past months na, ano mo, na mga progress mo, na kaya naman talaga siyang gawin. Tapos nakita ko rin yung isa mong post na, yun nga, sa pagkain at saka sa pag-set ng, tawag dito, pag-set ng time lagi na mag-workout every day or every other day. Na kaya naman talaga siyang i-achieve. Eh, ewan ko ba, bakit parang yung mga iba kasi parang pag sinabi mong, ay, Jim, hindi, kailangan na, dapat ano eh, dapat 3 oras ka sa isang araw eh, dapat 2 oras ka sa isang araw. Pero hindi naman kailangan ganun eh. Alam mo, tol, ang pwede ko, share ko lang. Bakit? At tungkol dyan sa oras. Isa sa dahilan, bakit nilakasan ko yung loob ko, naghanap ako ng isa pang gagawin, trabaho na 8 oras ngayong araw. Bukod sa pera, syempre, pambayad ng bills, isa sa gustong-gusto kong dahilan ngayon, pag pinatagal ko to na 6 months, gusto ko harapin ulit yung mga tropa kong nagsabi sa akin, pre, wala kasing ano, full-time job. Kaya nagagawa mo mga ganyan. Tol, kalahating buwan na ako dito sa bagong work. Nagagawa ko pa rin consistently na pag-workout ako. Nagagawa ko pa rin mga dapat. Yung passion ko, nagagawa ko, natutuloy ko pa rin yung podcast. Petty na rason lang, parang gusto kong ano,
Tainan nyo, tamad lang kayo, gagi. Of the doubters, no? Masarap na feeling. Yun. Tama. Fuck shit. Ayun, example ko yung sa ano ko. Sa, ako kasi medyo huminto na. Pero yung sa kuya ko kasi, as in, yung work pa talaga niya. As in, sa on-site talaga siya nag-work. As in, sa office talaga. As in, pag-uwi niya, kahit na mga 9 or 10 na ng gabi siya umuwi, mag-exercise pa yan ng 10 hanggang 11. Tapos 11 hanggang alas 12 or alauna naman din yung araw. Maglalaro pa yan ng mobile games bago matulog. Basta lagi niyang sinisingit na mayroon lagi siyang ano, routine sa isang araw. Hindi pwedeng wala. Kumbaga ano rin, parang masasanay ka na rin eh. Parang kumbaga parang pagkain na lang rin. Na habit na, habit na siya eh. Yun yung ginawa ko eh. Yun yung word habit. Yun yung ginawa ko parang everyday. Sabi ko, tinitingnan ko yung flow ng araw ko. Ang dami kong oras minsan na nasasayang doing nonsensical shit. Alam mo yun na papascroll ka sa reels, nanonood ka ng mga kung ano-anong content ano. Doom scroll. Kumbaga, kaya talaga eh. Kung yung oras na yun, set mo siya into working out, okay din talaga eh. Kaya tumigas yung bigote ni Arf eh. Lumabas yung testosterone eh. I love you. Kakaingit nga yung facial hair, ang kapal eh. Oh. Hawig mo si Bobby Lee. Lala mo si Bobby Lee. Lagi na kasi nasabi na isa. Sorry. Kasi, okay lang. Pero ano po, nakita ko kasi, laki na, mga recent na pictures rin ni Bobby Lee. Puta ka na, parehas kami ng bigote. Di ba pwedeng wala siya bigote? May isa rin sa amin na mapapalis niya rin. Mas okay yung bigote mo kaysa kay Bobby Lee. Mas okay lang humor ni Bobby Lee. Pero pwede na. Wala lang sense ako yun. Parehas kayo yung may gentle vibe. Hindi, pero, strong but gentle vibe. Ilang years ka na dito sa YouTube space, pre? Kung YouTube, siguro mga 6 to 5. Talo mo pa rin ako nagdating sa... OG ka, mas OG ka pa. Pagdating sa katandaan sa mundo ng internet, pero ano, yung presence mo lately, grabe. Tsaka ako, aminin ko sa inyo, hindi ako madalas manood ng ano, YouTubers sa Pinas. Pero isa ka sa mga pinapanood ko lang. Ikaw nga lang ata, pinapanood ko YouTuber, pre. Kasi wala akong, hindi, YouTuber sa Pilipinas. Kasi wala akong interest gaano sa mga content creators natin, to be honest. Sa mga vlogs? Kahit nga mga kapwa ko podcasters, hindi ko gaano pinapakinggan yung mga Pilipino. Cool pals lang paminsan-minsan. Pero aside from that, gagawa lang ako content. Tapos, minsan nag-step away ako sa mundo ng internet eh. Parang... Detox? Detox. Lalo na lately. Pero ang refreshing pag napanood ako ng, ng content mo, bro. Shoutout sa'yo. Paulul. Tinatry ko talaga. Yun nga, nakakapagod talaga yan. Kaya nga alam ko yung daily content na yan. Nakaka-burnout. Kaya nag-gets ko yung parang gusto mo mawala. Gusto mo mawala sa gaya. Pero mas mahirap siguro sa'yo kasi long form yun eh. Long form ng content yung ginagawa mo eh. Ano, Tol, may nag-e-edit ka na ba sa... May diba, team na. Ayan, ito din dalawa. May team na. Okay, so production team bala tayo dito saan. Ikaw, gusto mo ba magkaroon ng production team sa future mo? Masarap siguro marating yun. Oo, pre. Ikaw lahat eh. Iisip ko yun. Kaya siguro, hindi ko na-level up ng husto yung kung ano man yung presence ko sa internet. Parang, usually kasi gusto kong ako lang yung nag-ooperate sa mga ginagawa ko. Kaya sa, yung mga ginagawa ko, puro writing, podcast ko solo. Ngayon lang ako nagkaroon ng guest nung si Tropa. Lumabas siya. Lumabas siya. Tingin niya eh. Ang sexy pa rin po. Ganun pa siya. Dahil na na-caught off guard siya, biglang tinutok sa kanya. Pero naalala ko yung kay Cesar Montano. Happy birthday! Yeah, soon. Malay mo, magkaroon ako ng sipag na ayusin pa tong content creation. Pero for now, parang hindi siya ano sa akin eh. Hindi ako patungo sa direction na yun. For now, titingnan natin. Marami yung nagsasabi sa akin na ba't di mo try gumawa ka na lang. Mag-focus ka sa YouTube din. Focus ka sa paglalabas ng video content. Sa akin, maganda yung idea. Pero kung hindi mo siya gustong gawin, saan siya mapupunta, diba? If you're just doing it sa opportunity na may audience ka na kasi, tas yun lang yung dahilan mo kaya gagawa ng YouTube videos, wala ka man lang grand idea na ano yung gusto mo ilabas, magfe-fail eh. Magfe-fail yung channel eh. Tsaka yung feeling mo na parang ginawa ko ito kasi sinabi sa akin. Oo. Yung autonomy mo. Gusto ko yung, gusto kong gawin yung mga bagay dahil
out of ano, out of curiosity or dahil gusto ko siya i-try yung podcasting, pero hindi ko alam na may pera diyan that time. Pero nung tinry ko siya, meron lang kasi yung microphone. Tapos may microphone ako dahil ang dahilan nagta-try ako ng mga music minsan. Pero yung podcasting, sabi ko, ba't di ko kaya try? Once a week mag-share ako ng mga shit ko sa buhay, mga typical Pinoy crap, ganyan. Yeah. Or magbabasa ako ng emails. Na-recognize siya, 1 year in doing it, napansin tayo ni Spotify, nabigyan tayo ng exclusive contract. So, from a bagay na ginagawa ko lang as libangan, nagkaroon tayo ng chance to earn. Kaya feeling ko yun yung mga bagay na mas nagiging successful if you're doing it dahil gusto mo siyang gawin. Gusto mo siya laanan ng hard work, hindi para sa resulta, kundi para sa love of doing it, yung progress, yung process, kumbaga. Kaya parang dun ko tinitingnan yung video making. I-approach ko siya once na gusto ko na siyang itry. Gusto ko na siyang gawin. Pero kung pera-pera lang, hindi ko ano eh. Maraming, naalala ko yung sa curiosity. Di ba, maraming mga, like mga content creator, na talagang nandun yung curiosity or yung interest or yung passion. Yun yung mga nagsasucceed talaga, like Mr. Beast, diba, or PewDiePie, mga ganun-ganun. Pero yung mga ibang kinakain na ng sistema, oh, sikat sila for a while, pero yung mga trends, parang mabilis lang bumaba yan, eh. Parang makikita ng mga tao, ay, ginagawa niya to kasi for the views lang, or dahil kinain na siya ng sistema. Mau-off sila. Yeah. Tol, diba? Kaya karamihan ng content creators sa Pinas, pansin ko, walang identity gano. Same sound effects, yung pag may ginawa, yung mga ganun. Ay, putik, wag na. Ayoko na marinig. Tapos yung isa yung background ng ten. Di ba may mga ganun na pinagsasalita sila? Ano eh, walang soul eh. Kumbaga, kung ano nagja-jump sila sa kung ano yung effective sa algorithm at this moment. Pero, behind that, parang walang uniqueness na ifa-follow mo. Kaya hindi ako fan ng ganun. Personal. So dami pa rin lalo ngayon ng creator. Parang ano na siya. Okay. Saturated, oversaturated talaga. Talagang gusto maging ano. Ano yung pinakamadali na lang na para sumikat? Kasi parang wala akong time, wala akong pera para tumagal. Na may iba, naging successful. Kung gusto nyo i-try sa mga curious na gusto lang mag-jump sa ganun, sa opportunity ng pagsikat. Wala namang pupigil sa inyo na i-try. Pero opinion lang naman ko. Opinion lang naman. Daming nagja-jump sa easy money shit eh. Pero sa pera, yun talaga, lalo na ngayong panahon. Na hindi ko masisisi eh. Kasi nasa Pilipinas tayo. Yeah. Hindi ko masisisi. Hard mode. 50, ano yung dollar, ano na, taas na, di ba? Ay, tao. 56, 58. Magpas na. Nataas pa tayo yung this day, ano? Magpas na. December. Oh my God. Grabe. Magpapadal eh. Kunwari malungkot, no? Kunwari malungkot bilang Pilipino, pero tumanggap ako ng sahod kanina lang ng dolyar eh. Yeah! Kunwari malungkot. Hindi, pero pag mataas dolyar, ibig sabihin, bumaba ba yung value ng peso. In relation sa gastos, parang ganun din kasi tataas ang presyo natin. Yeah. Dito pa rin ang bibili. So. Hyper-inflation. Alam mo na next, kasi na lipad ka na. Lipad na tayo. dapat talaga pre pa US ako. Kasi naka-petition ako nung bata ako. Tapos sabi ko noon sa ano, "Di mamay, nandito kasi sa Pilipinas buhay ko." Tol, gusto ko sampalin yung batang yun. Na anong buhay gagi? Walang buhay dito. Wala kami typical Pinoy crap niyan. Typical American crap na lang yan. Oh, baka doon na ako ano, content creator pre. O baka na baril na ako at some point. Pero nakapanghinayang, parang pag pinapakinggan ko yung sarili ko ngayon na nasa ibang bansa dapat ako, pero sabi ko nasa Pilipinas buhay ko. Kasi hindi ako ganun ka pessimist dati sa bansa natin eh. Pero ngayon tol, ang pessimist ko na, promise. Isa siguro sa dahilan yan pag tinanong nyo ako, ba't hindi ka na nagpo-post about government? Tol, not gonna change. It's not gonna change. Nanonood na lang tayo ng pabulok na prutas. Pag tumatanda eh, no? Parang mas nagiging pessimist kahit kung sino mang cheerful, parang nakakaano rin. Pag sinagasaan ka na ng buhay, pag mga 25 pataas na bigla, puta, gayto pala. Ay, sir, ano bang, ilan taon ka bala pala muna? Ilan taon tol? Ka? Magta 28 ako tol sa okay, ano. Nice. Okay, nice. Magkakaedad pala. Oo. Alam ko kasi parang, ang bata ni Choro. Mas bata sa iniisip. So, nagsimula ako sa page 17 years old ako. Exacto, mag 10 years in page pa 28 na ako.
Teka. Ano na kayo? Nasa age na kayo na parang kahit may dumaan na balita na sobrang negative para sa sarili mo lang. Ha? Ay, mangyayari rin naman sa bukas yan. Mangyayari rin naman next weekend. Hindi na ako mag-relax. Sa mga masamang bagay pa. Desensitize na. Yun. Kwento ko lang. Naalala ko dati yung nagpo-post pa ako sa page. Ah, privilege kasi kaya wala kang pake sa politics, lahat yan naapektuhan tayo. Tapos after manalo ng ano, ng isang nilalang na hindi dapat talaga for all the reasons na meron ng mundo, ako na mismo nagsasabi lagi sa page, na tol, wala na akong pake, husgahan nyo na ako, tawagin nyo na apolitical, walang pake sa nangyari sa Pinas, okay lang. Binibuild ko nga yung privilege ko lalo ngayon para mag-levitate ako around the bullshit na nangyari. Yun yung goal ko talaga, pre. I-build yung sarili ko to the point na ano mang mangyari sa bansa, makakain ako, covered ko yung makatulong ako sa nasa malapit sa akin. Hindi ko sila mapapabayaan. Yun ang goal. Wala na akong paki sa greater good na nag-extend. Hindi ko alam, pwede nyo na husgahan, ha? Okay lang. Well, pag nasa internet ka naman matik, husgahan ka kahit ano pang sabihin mo eh. Okay lang. Confident na ako, tol. Confident na ako sabihin na, yo, si TPC. Retired na yung kanyang pake. I'm just here to entertain, pre. At doon naman ako nag-start eh. Doon naman ako nag-start sa typical, sa teenage Pinoy crap dati bilang entertainer. Tapos nagkaroon lang ng pagkakataon na hindi ko alam kung siguro stage lang na parang nagkakaroon tayo ng naging idealist tayo. Kumbaga, ang dami natin ideas na gustong i-share na papansin natin sa bansa. Kaya nagkaroon tayo ng era na yun, may pake tayo. Pero wala, pre. Yung idealism mo, mapapalitan ng pagiging cynical pag lagi ka nadi-disappoint. Yeah. Yung mga, ano, mga kapwa natin above 26 years old. No, parang nararamdaman yun. Mapupukpok sa'yo eh. Nararamdaman nyo ba? Maintindihan rin nila yan. Pero tama, good point yung sinabi mo kanina na kumbaga parang at the very least man lang, yung pake mo na lang talaga is mga as in yung mga tao sa paligid mo, as in yung mga pamilya mo, mga kaibigan mo, at the very least man lang meron kang tinutulungan na no, kapwa. In some regard, yun naman siguro, yung pake mo na nalagay mo sa ibang lugar muna. Kumbaga sa something na may immediate effect. Kumbaga, alam mong in your control pa rin kahit papaano. And malay mo, through this shit na focus ko sa sarili, may mangyaring significant sa buhay ko. Significant enough para magkaroon tayo ng mas epektibong influence. Baka pwede natin ibalik yung pake natin, i-extend natin ulit sa mas malawak na lugar. Pero for now, mahirap pag gagamitin mo lang, may platform ka. Dapat gamitin mo for the greater good. I don't give a fuck. Nina, ginawa ko na yan for ilang years ng buhay ko. Nothing is changing, man. Parang naalala ko yun, pagkunyari mayroong mga mayayaman na yung sinasabi nilang, ba't di mo nalang gamit sa charity yan kaysa ipang ano mo, paggawa mo ng content mo. Yung mga ganun, minsan. Parang kahit anong gawin mo, lagi nga hanapan ka ng, ayun ako, bakit ka ganyan? Tapos ang maninilip sa'yo, someone na wala namang contribution din talaga, na nakapikon lalo. Nagpa-project kayo na? Oo. Namuulis sila ng ano, ng hindi mo ginagawa, pero at the same time, hindi nila, wala naman sa capability nila, wala sa possibility ng existence nila gawin yung bagay na yun man lang. Projection nga, tama si Pao. Nakapikon. Parang binabato na lang sa'yo. Hindi ko magagawa. Hindi, ikaw ipa-pressure ko na gawin to para sa akin. Para makita ko sa iba. Parang dati sa page, pre, may mga, may, hindi ko papangalanan kasi at some point naging kasirgal ko siya. Pero pinupulis niya ako at some point dahil napipigon daw siya, bakit, ba't hindi mo ginagamit yung platform mo para pag-usapan tong bagay na to na, nung time na yun para sa akin, kino-consider ko, delikado i-touch na topic. Dahil, ba't daw duwag ako pagdating doon? Eh putik yan, yung gusto niya pag-usapan, may, literal na may mga kamatayan na nai-involve pag tinatouch yung pangalan na yun, ba't daw duwag ako sa ganun? Pre, ikaw matapang ka kasi no one gives a fuck about you. Ako pag nagsalita, may nare-reach yung ano ko somehow. Posibleng makarating dun sa taong yun at maput ako sa real life danger. Kumbaga, namumulis sila ng mga bagay na dapat mong gawin habang wala naman, wala silang idea sa gravity ng words mo. Kumbaga. Kumbaga, at worst pa, hindi lang ikaw, baka yung pamilya mo pa mapahamak. Yung mas mahirap. Clear and present danger. Batas.
Yeah. Hindi mo naman, hindi naman natin trabaho 'yun. Oo. Ano ba? If you know, actually, matatanong lang namin, ano yung pinaka controversial topic na na-discuss mo? Or kahit hindi naman pinaka, kahit isang controversial topic na willing ka i-share, na yun nga, katulad ng level ng sinabi mo na may mga namatay na dito dahil tinatch yung topic na to, mga ganun. Not necessarily pinaka-controversial. Kahit isang controversial lang na safe sabihin sa platform na to. Hindi ko nababanggit yung mga nabash ako dahil totoo namang nagkamali ako at some point. May mga ganun ako eh, na iba nag, siyempre, pag ganun, i-own up natin. Public apology. I'm sorry. I'm sorry I made a lack of judgment. Pero, hindi ko matandaan kasi may way ako pre para mag-navigate sa mga topic na ano eh, kahit maging controversial siya, parang gusto ko napag-uusapan ko siya ng malaya kasi ayoko ng na stressful situation na magiging controversial ka for the sake of controversy. Parang gumagawa ako ng way na pag-uusapan yung mga bagay-bagay na hindi siya sensationalized o hindi siya nagtutunog controversial, nagtutunog ano lang siya, level-headed discussion. So, wala akong controversial na tinatch na topic. Sa religion lang siguro nung time na very, very vocal ako about sa disbelief ko, ganun-ganun, may ira ako na ganun dati. Yun siguro, nung lagi akong nagpo-post ng criticism ko, towards sa dati kong religion, yung Catholicism. Pero looking back, ano eh, hindi ko na siya gusto gawin ngayon. Kumbaga naglabas na lang ako ng libro na ina-address ko yung disbelief and yung mga take ko sa religion. Gumawa na lang ako isang libro tapos from that forward hindi na ako nag-post tungkol sa ganun. Parang nag-aaroon kasi na unnecessary, nagiging divisive na lang eh. Ayoko na nung mga bagay na divisive lalo na sa bansa natin. Napaka ano pre, kung hindi ka ganto, ganto ka na agad. Yeah. Kaya lumalayo na ako eh. Parang ano dati. Kumbaga two sides lang ito. Extreme, both extreme lang eh. Kulang gitna eh. Parang kumbaga sa panahon ng Kastila, naglabas ka ng fry botod. Yung mga ganun no? Yung El Fili. Kritisismo. Sa podcast siguro may mga ano ako doon. Mas malaya ako dun eh, ngayon. Pero, hindi naman ako yung gumagawa ng controversy, yung mga nag-i-email lang sa akin, parang, kasi minsan dun naglalabas ng tapang yung mga tao dahil nagiging anonymous sila eh. So, may mga controversial episode tayo na low-key fat shaming ba yung ganito? Fat shaming ba kung concerned ka lang sa health? Mga ganung bagay. Yun yung mga dinidiscuss ko sa podcast. Pero ako lately, wala na akong matandaan tuloy na naging controversial yung page or yung may tinatouch akong topic na ganun. Tagal na kasi. Bakit mag-post ka ng ano, JPEG mo, bagyo na naging controversial. Umalay mo, di ba? Ay, naku. Yan ang hirap sa ano natin eh, sa klase ng content natin eh. Yan, oh, pre. Yung parang pero, titiptoe eh. Oh, pre, ako, madalas ako mag-tiptoe kasi ayoko nung nagiging divisive ako dahil nagmumukha akong parang hindi ako handa sa mga pinag-uusapan ko. Kahit na anong topic na inaano ko sa internet, usually, kinocover ko, nagmamahabang post ako pag kinakailangan kasi gusto ko kung parang nag-a-assume ako na itatanong ng mga tao tungkol dito sa post kong to. Tapos sinasagot ko na siya within the post para may iwas ako, nagtitiptoe talaga. Tama yung term mo, Pao. As much as possible, nire-ready ko lahat ng sasabihin ko. Yung kaya ko lang i-defend intellectually. So hindi siya naging controversial siguro dahil sa ganong fact. Dahil, yun nga, lagi nakabase sa facts, lagi nakabase sa mga bagay na kaya ko ipagtanggol ng buong talino natin. Nga pala, Pao, favorite ko nangyari lately yung ano, yung content mo kay Ato. Tangina, tawang-tawa ako dun. Solid. Lumunti ka na, hindi mag-ari yun eh. Pero parang alam mo yung mga araw na ano ka lang. Tawag sa ganun, petty ka. Parang sige, sagutin na lang natin. Kasi alam mo naman, hindi ako ganun eh. Hindi ako ma... Yung ganyan konti sa FB, di ba? Yung bangayan. Mag-caution ng drama eh. Oo. Parang andun eh, parang pinresenta na kasi niya sa akin eh. Parang nilagay niya sa plato. Kainin mo nga pa. Sige, ano nga. Sige, fine. Ano yung nangyari. Okay, gusto ko yun kasi ano eh, on point lahat na sinabi mo dun eh, wala na akong masabi. Tapos tawang-tawa lang ako sa fact na yung naging rebuttals niya sa'yo eh, nilait ka niya physically. Yeah, parang nerdong weirdo daw na ano.
Hindi naman masama yun, hindi nakalimutan. Mukhang nerdong weirdo na malabo mata ang computer na patpatin daw ganun. Tawang-tawa ako kasi ina-anchor niya yung career niya o yung internet presence niya sa pagtatanggol sa pangit, di ba? Pero nung siya na yung ano, nung siya na inaatake, biglang doon din siya napunta na nanlalait siya ng itsura. Dahil lang hindi niya alam paano pagtatanggol siguro sa reel niya. Tawang-tawa talaga ako, sabi ko. Wow. The goat. May sinabi si Pao nun eh, okay lang yung pangit, pero alam mo yung hindi okay, yung pangit na ugali. Emotion eh. Lays. Apoy, pre, apoy. Hindi naman yun galit eh, si Pao eh. Di so, naman tasapagol mo na din eh. Natagal na sa YouTube eh. Bakit lang? Kumbaga parang nag-reply lang. Yeah. Pero marami ka na rin nakaka-interact na parang ganyan yung take sa'yo po, di ba? Alam ko, parang may mga na-content ka nun na inano mo yung medical tips ba nila yun? Yung mga nag-share ng medical, ng parang hindi tamang information na ano, medical shit. Yung panahon nila ano? Okay, yung pangalan nun? Kay Doc Adam. Yung Dr. Farah, yung mga yun, yeah. Si Dr. Tara, yun. Si Cabbage. Dok Adam na yung bahala doon. Basta yung Cabbage. Sa mga nangyari kay Dok Adam eh, no? Oo. Yun yung mahirap talaga pag tinatama mo eh. Dinadaan nila sa ganun eh. Kaya siguro yung aking naging parang protective gear is yung meme saka humor. Kasi, ewan ko, parang pagsalo. Kasi meron kasi mga klase ng content creator parang napag sa ganitong commentary style na hindi tumitigil. Siguro yung gagawin mo dun is once or twice mo lang pag-usapan regarding them. Kasi ewan ko, may something with defamation, libel. Yun yung... Pag multiple times mo bang tinontent yung ganun? Yeah, kaya pag mag-message, salita na naman si ganyan o si ganito. Parang tapos na ako dyan. Parang, di ba? Pandering na lang. Na-touch mo na okay na yan. Yeah. Eh iba, hindi ganun talaga. Iba kasi talaga yun yung kanilang puhunan eh. Yung makipagtalo sa internet. So gusto talaga nila patagalin as much as possible. Gagatasan nila yung drama. Pero yun nga, pag nakatapat ka nga naman ng gaya ni Doc Fa, baka masu ako, hindi ko masabi yung pangalan. Pag nakatapat ka ng ganun, baka ma-power trip ka. Eh, wala naman tayong Doc Adam money. Yeah. Kahit kasi Doc Adam, di ba, humingi siya na, ano eh, ng support. Financial support. Kung ano dyan kayo, supportahan nyo pa rin yung ano niya, battle against Dr. Farah. Hindi siya nagano, yung kay Doc Adam, hindi siya yung humingi muna in the first place. Parang meron nag-fund agad sa kanya. Tapos naisipan kasi, niya. Kasi di ba, punento nga niya, malaki nga daw yung... Tapos naisipan niya, sige, para hindi na kayo maghanap-hanap ng anong link. Ito na lang yung link sa akin. Para legit na sa akin yung mga mapunta yung pera. Pero hindi naman daw niya. Pero hindi naman niya initiate na ano siya, bigyan siya ng pera. I mean, syempre, yung mga tao nga naman kasi naniniwala sa kanya, ganyan-ganyan. Yeah. Sinusuportahan siya. Taragis na yun. Sobrang napanghinayang yun. Kung ako si Doc Adam, magiging racist na ako eh. Sa mga Pilipino. Tinray ko lang naman yung best ko na magbigay ng accurate medical information. Tas ganito na ano ako, nakasuhan ako. Fuck Filipinos. Grabe. Pero yun, di ba? Hindi yung porket nagkaso ka. Pa talaga siya. Hindi yung porket nagkaso ka, ikaw yung tama eh. So, parang inunahan siya siguro. Paano yung batas na yun? Ano yun? Parang more than 3 times, nagiging defamation? May nitty-gritty yan, pero as much as possible, once mo lang gawin. Yun yung parang safety mo. Once or twice. Marami ng ganyan mga content creators sa Pinal. Di ba mahilig siya sa Bangayan style? Hindi tumitigil, paulit-ulit. Speaking of which, pala, yung ngayon, yung nakita kong parang nagkaroon ng influx, yung mga parang men empowerment, di ba, dito sa mga nagpo-post ng ano ba ang tunay na lalaki, ano ka ba dapat. Ang daming ganyan ngayon na content. Mga yung mga Androtate ng ano, ng poverty. Oo. No. Ng Pinas. Finance, or sexual, or... character. Tas hindi nila na-execute kasi regardless ko anong estado or background ni Andrew Tate, may pagka-intellectual siya sa ano niya, iba niya mga sinasabi. Pero yung mga nagpapaka-Andrew Tate sa Pilipinas, natatawa ako kasi hindi nila ma-back ng, wala silang ano, ang tawag dito yung pagiging, ano yung pag magaling ka magsalita?
Charisma. Ah, yung eloquence o charisma. Oh, yung hindi charisma, charisma rin. And may tamang term doon. Basta kung ano man 'yun. Hmm. Wala sila nung ganun ni Tate. Kaya ang labas kung si Tate na nagiging ano pa siya somehow eh. Pag pinakinggan mo medyo persuasive pa eh. Pero pag yung pagbobo sobra yung nagganon tapos nagme-men empowerment, parang nakakapikon lang eh, tang inan to kung ano-ano pinagsasabi ang putik. Nakakabuhisit eh. Alpha male. At least si Andrew Tate entertaining kasi view mo siya as character na lang minsan eh. Yeah. Parang character na lang eh. Parang filthy prank, social commentary, parang ganun. Parang image lang, parang character. Pero yung sa Pilipinas, tang ina, hindi na ba-backup ng intellectual, ano, ng intellect, na ano ako eh, tang ina, anong nangyayari? Ba't ang daming ganito? Wala lang, biglang nagsulpot, ang dami. Pare-pareho na sinasabi. Oo, oh, pre. Ang gusto maging alpha males. Alam ko dapat na men empowerment pag yung statistics ng single parent makalahati eh, lalaki at babae eh, 90% babae yung single parent eh. Ano ba ganyan, diba? Ganyan yung kaya, ano bang dahilan, ano ba pinagmulan yan, bakit biglang mayroong male empowerment na nagiging trend ngayon sa social media, bakit biglang labas yan? Kasi ang alam ko ang huling meron woman empowerment eh. Oh, third wave biglang, biglang ano, protect masculinity na ngayon. Siguro, ano, para lagi siya nakakarinig ng para sa babae. Oo. Diba? Eh, hindi naman lahat ng women empowerment na siguro ang tawag ito. Target? Argument is argument. 100% na maganda. Iba dun, nanapak. Pero iba rin naman talaga. Hindi, pero din ako case dun eh, pagka rin ang yung sa lalaki. Hindi ba parang tayo naman talaga yung in regards sa social status, 'di ba? Mga lalaki naman talaga arguably ang mas maraming chance ng mas umangat sa social status. So parang hindi mo ba pwede ibigay na 'yon na okay lang tapakan tayo kung ganun. Kasi parang for the longest time tayo 'yung nananapak. I mean, 'di ba? As a concept. Historically speaking talaga namang ano eh, hindi pro women ang karamihan ng batas dati, 'di ba nga? Di nga nakaboto dati mga kababaihan, ganyan-ganyan. Oo, tama. Kumbaga, pang equalize na lang eh, kung ano mang demands nila ngayon na di naman sobra pang apak minsan yung iba. Siguro yun, siguro kaya dun siguro nag-hit ng nerve na magkaroon din ng men empowerment kasi meron na dito sa women, sa mga gender. Pero ang malala dyan kasi yung women empowerment is to equalize. Yung ang pinaka-essence para saan ang feminism kasi yun yung ano, to equalize man lang. Kasi nga dati, parang ganito. Mm-hmm. So ang feminism, ganito. Yun nga lang, may ibang pinaglalaba kasi na parang, ayun, parang hindi na equality yung trip na to. Hindi ko ma-specify kung ano at the back of my head, pero may mga ganun talaga na parang, tangina, parang hindi na to about equality. Ha? Parang, parang nade-degrade na kayo ng isang gender din. Para umangat yung isa, hindi ganun. Dapat we're making the world a better place for both sexes. Ay, may pakina siya ulit. Yes, natutulungan natin. Yes, come on. Ang pamilya podcast lang pala kailangan natin. Nare-rehab si Pipis. Kasi yung iba doon na meron pa doon na nakita ko mga posts, parang umaabot na siya sa tipong huwag kang mandate ng mga hindi virgin. Umabot sa ganung kapeti ng mga topics. Yun yung nakakasa sa ganyan. Yun na yung lumalabas na yung ano eh, hindi na male empowerment. Eh. Kumbaga, dinidisguise na nila yung misogynist. Mga pagiging misogynist sa ano, male empowerment. Pero usapang high school na naman eh. Pero nakakasa doon, grown ass men. As in, natatanda nito sinasabi. Para nabigyan sila ng pagkataong i-express yung ka-ignorantean nila ulit. Yeah. Yun. With na mayroong conviction. With conviction kasi may mga tao na sa internet kasi naggugrupo-grupo na lahat eh. Pwede na magsama-sama yung ang lahat ng bagay dito may community na eh. So yeah, may community na silang mga naniniwala na huwag ka mag-date ng virgin. May iba na sila bubble or ano. Lahat ng ano kasi may community na. Tana, meron nga ako nasalihan na bentahan ng ano eh. Bentahan ng ipis. Kumbaga lahat ng klase ng tao sa mundo meron ng group ngayon. Nakakahanap sila ng nag-identify sila with. Yun ang delikado rin kasi pag nagsama-sama yung mga may
similar na ang pangit naman na mindset, parang na-empower nila isa't isa, feeling nila, yo, baka may tama ako sinasabi kasi bibigyan ako ng ano eh, na support ng ganitong numbers. Echo chamber. Tama. Yeah. Ako nakasali ako sa isang flat earth group sa personal ko. Oo. Oh, pagkuyari, ano lang, bubong-bubo ako sa sarili ko. Kaya parang antang ako, parang ang mali-mali mga pinaggagawa ko. Papasok lang, magbabasa lang ako. Kasi makikita mo kasi mga comments nila, parang yung kanilang tono, ito rin yung sinasabi ng isang may pinag-aralan, yung ganong ka-sure. Diba? Parang, wow, grabe yung gap. Grabe yung, eh nako, ignorance lang. Nandun pa rin ako eh, sa group na yun. Kasi Philippine-based din siya. Kaya na, typical flat earthers doon. Pag naka-costume, may intellect mo, pasok ka lang doon. No? Oh. Natingin nga ako opinion ng mga flat earthers. Nakatawa eh. Tawang-tawa ako dyan sa ano. Isa sa pinaka naalala ko lagi pag usapang flat earth na yan, yung sasagot ni Dave Chappelle. Tinanong siya tungkol sa opinion niya sa flat earth. Sabi Dave Chappelle, wala raw siyang pake kasi it doesn't change anything kung flat man yung mundo o hindi. Hmm. Kasi kinabukasan, mamuhay ka pa rin sa same environment na meron ka. Kumbaga, anong purpose? Ba't tinatago na flat yung mundo? anong greater purpose? Kumbaga, pag na-reveal ba na flat yung mundo, tangin na guguho ba yung status quo? Ganun pa rin eh. Sana Pilipino ka pa rin bukas. Nasa flat ka lang na mundo. Putang ina. Nice. Pero imagine ko flat talaga mundo natin. Wala pa rin degree yung presidente mo kahit flat yung yung mundo bukas. Eh, yun sa mga political. Yan, na ano yan. Pucha, sobrang polarizing yan. Oo, pre. Kaya sarap mga ibang bansa din. Eh. Parang gusto ko tuloy pumunta sa kapatid ko sa Japan na lang. At least Japan, dun. Sa Japan sila nakastay? May kapatid daw sa US, may kapatid daw sa Japan. Nainggit ako kasi gandang-ganda sila sa pamumuno doon. Hindi daw sila nanghihinakit ang laki ng tax nila. Mas malaki compared sa Pinas. Mm-hmm. Mm-hmm. Ano, kwento nila sa akin yung yabang nila na kanal daw nila doon. May koi fish, ganun daw. Ganda sa Japan. Kumbaga, dito kanal namin, may dengue. May malubhang sakit eh. At si kami pinakamalakas na kapatid. Oo, tapre. Ang daming best ko na na-dengue. May sinasabi silang na pag ganitong certain numbers ka nagka-dengue, delikado na raw, baka mamatay ka na. Tol, ang diagnosis ko ng dengue, lumagpas na ata ng 3. Tapos nung huling tanong ko, sabi nung doktor, wala naman, parang first time ko pa lang din daw nagka-dengue yung markers ko. Tana, kumbaga nag-reset na ako sa sobrang dami kong dinengue. Ta-inus yun. Evolve ka na, lumagpas ka na doon sa limit. Part lamok na nga ta ako. Dapat immune. Ang una kong dengue pre, hemorrhagic pa, mamamatay dapat ako ng grade 4 ako. Dapat immune ka na doon eh. Ta-ina, yun na yung dumudugo na yung ilong, sumusuka na yung dugo, umabot ako sa ganung punto eh. Tapos yung mga next na hindi na ako kinakabahan, confine lang eh, okay pa ako. Dumugo na ilong ko dati, okay na ako. Wala na to. Ang nangyari pa, may immune kasi iba't ibang strain. May iba-ibang strain pala yung dengue. Tanga na, ba't usapang dengue tayo? Yung may totoo ba yun? Yung sa pag yung lamok mayroong puti, meron siyang yung paa niya may puti, yun yung may dengue daw. Hindi ko alam. Ang spread kasi ng dengue, pre, hindi, technically, hindi naman pag kinagat ka ng lamok, automatically may dengue yung lamok. Mm-hmm. Parang pag carrier ka ng dengue, nag-aaron lang, syempre, pag kumuha sila ng blood dun sa carrier ng dengue na yun, regardless kung ano yung, kung sino yung tao yun, yun ata yung napapasa siya. Pero wala siya sa looks nung lamok. Kasi yung kinikerry niyang blood, yung may dengue. Tapos kaagat din siya sa'yo, ganun. Mga kwentong lola lang pala yun. Kaya sabi sa'yo, alam mo, lapitan niya, may puti yan. Ganun yun. Pero malay mo, may katotohanan. Baka nagre-react yung katawan nila sa dengue. Nag-aaroon ng buff. Yeah. Na may glow. May skin, may bagong skin. Oh. Gano'ng katagal na kayo nagpa-podcast, tol? Gano'ng katagal na itong ano nyo? Kailan ba? One year na. Kakawan nyo na natin. Kakawan nyo natin yan. Bali, ang first episode namin is nung August 3? August 4 last year. Weekly din ang ano nyo. One year. Pag-episode nyo, weekly lang din. Ideally. Ideally. Pag available. Yung sa'yo, may ano, di ba? May kasama ka most of the time, di ba? Hindi, ngayon lang meron. Last week lang meron. Pero yung parang 130 episode ko solo lang, tol. Grabe.
Nagsasalita lang ako mag-isa sa kung ano-anong topic, pre. For 20 minutes. Tanga na to, hindi ko maalam minsan. Minsan, pagkatapos ko mag-record, tapos yan na, 20 minutes na ina-edit ko. Minsan, nag-iisip ako, tangina, sinong tao interesado dito sa ginagawa? Marami. Kasi, tangina, mag-isa lang eh. Nagsasalita lang, minsan para akong baliw. Kailangan ko natatawa ako sa sarili kong joke. Tangina, pero I made it this far. Baka meron naman tao interesado pala talaga. Oh, diba? Nagra-rank pa tayo sa Spotify. So, yeah. Pero mas masaya pag may kasama talaga eh. Mas okay. Dali mo kami dyan next time, ha? Okay. Gusto ko nga, dayuhin ko na lang kayo eh. Pero grabe, 6 years ka nang sa YouTube, tol, no? Gaano siya katagal bago nagbunga? Kumbaga, nakikita mo may traction na. Siguro, in the first 2-3 years? Yan, yung asin yung tipong hindi ka pwede mabuhay doon sa kinikita mo. Wala, hindi kasi ako kumuha talaga ng sponsor or ano, kasi gusto kong yung creative freedom mo, di ba? Hanggang to the end. Yan, yun yung goal ko talaga. Pag may mga kumukontak ba sa yung sponsor, usually nag-ano sila, may controlled yung content na ilalabas mo, ganun? Minsan, pero most of the time kasi nagre-reflect sa'yo yung kukunin mong brand eh. Di ba, example, yung gambling. Diba? Ang dami ngayon. Ah, oo, tol. It's colored. Mahirap. Nung hindi pa uso yung kada end ng video sa FB, yung may biglang may popromote ng sugal. Tain na, pre. Panahon yun ng ano, online sabong. Tapos ang proposal sa akin nung ano, may network kasi ako, sila yung naglalakad ng sponsor ko. Meron tayong potential sponsor si Gcash by Glife. Tain na, pagdating sa akin ng kontrata, umuho na ako eh. Tain na, umuho ako dalawang episode. Pero hindi, wala pang bad rep yung ano noon, yung pag nagpo-promote na sugal nung dati. Pero ngayon may sa page may mga lumalapit, pre, yung isa ano pa recognized pa ng Pagcore, so legit money talaga sana. Pero hindi talaga ako umana, tol. Hindi ko minoohan. Kasi ano din, alagaan mo yung brand din eh, importante. Isa yun, pampatagal talaga yan sa scene. Lagot brand tayo, lagot yung longevity natin pag umano tayo dun, tanggal credibility somehow. Alam mo, makikita mo may mga malalaking pangalan na bigla na lang may mga ads ng gambling, as in nagsasalita sila, may ganun, manunalo ka. Ang panalo lang dyan siya. No? Wala silang pake, hindi ko alam saan sila kumukuha ng ganun eh. O yung niche kasi nila, hindi naman dapat maging concern sa ganung bagay. Baka older gen. Older gen. Karamihan kasi sa listeners nyo, ano eh, mga bata eh, mga adults, young adults or adults. Karamihan din sa iba dun, parang nasa sugal naman, nagsusugal naman na talaga. Parang ganun, parang hindi na to bago sa amin. Pero meron niyang tricky na tanong sa akin last time eh. Bakit against ka sa pagpo-promote ng sugal pero nag-promote ka ng alak sa at some point? Sabi ko, tana, nagiinom ako eh. Isa pa yun. Kumbaga, siya yung poison na hindi ako magiging hipokrito. Siya yung kaya ko i-own up na poison. Pero sa bagay, may bigla ako napaisip na, oo nga. At kung ayaw ko lang naman mag-promote ng bagay na nakakasama, bakit hindi mo i-promote yung sugal? Kasi nakakasama naman ang sugal. Pag sobra-sobra lang, pwede mo siyang gawin in an entertaining way lang din. So, parang napaisip ako, oo nga, no? Pero iba yung level ng pagkasira ng buhay ng tao sa sugal. Nakita ko na siya first hand eh. Sa utol ko, tol. Taki na. Inintroduce lang namin kung gaano kadali mag ano, online sabong. Pre, try mo to, gagi. Kaya pa pala may kasalanan. Oo, taki na. Konsensya ako eh. Sabi ko, pre, try mo. Yung madre ko, naging 3,000. Ano eh, kasi yung chance mo malaki, 50-50. 50% eh. Tapos yung ano, naging 3,000. Tapos yung 3,000 ko nawala. Tapos hindi siya tinray niya. Ang ina, malaman lamang isang beses nakita ko siya stress na ah, ganyan, no, nag-iossi. Tang ina, bauna ako sa utang to. Utang ina, may utang na 100k kung saan saan. Oh, pre, ang lala. Grabe. Dahil lang kasi nag-extend lang, hindi lang sa sabong, nag-try siya ng mga casino, pre. Online casino, kaya sabi ko na hindi ko pa promote to. Tayo na, grabe. Kasi isang beses ko lang siya pinromote. Ano, sa kapatid ko, pinatry ko lang. Tapos, sa isang tao, tana, ganun yung nangyari. Isipin mo, sa 500,000 sa FB na nakafollow sa akin, tana, promote yun. Potentially, ilang libo doon ng, pag nagtry lang, mapunta sa ganun sitwasyon, sira tayo ng buhay. Hindi okay sa akin eh. Kainin ka na konsenso eh. Oo.
at least sa alak, posible kang magsakit over time, pero hindi ganun kabilis na maghahanap ka ng uutangan mo. Na ano, kasi ako naging alcoholic din ako at some point ng buhay ko, pero kaya mo siyang mabago eh. Taka na, gina-justify yung pag-promote sa alak. Nice. Justified! Ano kasi, yung alak kasi diba para sa kultura ng Pilipino, diba? Parang hindi naman sa defend, pero na-ingrain na siya. Yeah. Siya, pinapromote ko lang naman is socialization, pre. Socialization. Mas masaya pag may, mas masaya pag may gantong beer. Pag alak, masama eh. Parang masasakit ulo mo, susuka ka. Pero yung sugal kasi conscious ka eh. Buhay yung utak mo eh. Parang, dumadami siya, grabe siya. Nothing good comes out of that. At saka ang setting kasi sa Pilipinas, lalo na ang pinang-introduce pa rin is online sabong. Eh, ang alam mo naman ang sabong sa Pilipinas, kahit sa, hindi sa Metro Manila, like sa mga probinsya. Yan yung automatic na, yan yung automatic na madali kang sumuk. Legal. As in, mapaligal yan or hindi legal. Sabong agad sa mga probinsya. Tapos ginawa mo pang online. Dali-dali na yan. Grabe, sabihin na natin, hindi mga, ano, hindi mga, oh, hindi mga bata. As in, yung mga nakaload dyan, mga matatanda, mga 30 plus, 40 plus, eh, sabong alam niya. Online sabong. O sige, paano nga ba mag-access to? O, ilalagay ko lang yung credit card ko, ilalagay ko lang yung ATM ko. O, yun. O, tapos may online casino. Ay, may online casino na pala. Hindi ko na kaya pumunta sa mga casino na ano, na sa mga ano, sa mga social na casino dyan sa kung saan-saan. Ay, yun na. Parang chain reaction na yan. Kasi, unang pamulat lang nila, online sabong. Andali. Pamasa. Ayan. Mag-extend siya sa ipatikos sugal na. Yung tatay ko, amazing sa karera. Ayun, for the longest time. Normal na pupunta sa mga ano. Biglang meron online. Ipapaturo sa akin. Oh, paano ba ito gawin? Sabi ko, hindi, ano yan? Lag yan, malag. Hindi na niya sinubukan. Siniraan mo na. Oo, doon pinutol ko na agad. Ubusin mo pera mo dyan. Lalo pa naman ako, may tendency ako magkaroon ng addiction, pre. May, hindi ko alam kung, di ba may genetic factor yung ganun, yung parang sa genes nyo, mas may potential kayo ma-addict. Kasi sa father's side ko po, tayo na, addict para may yan eh. Tapos meron naman kami tendency maging alcoholic magkapatid. Buti na lang, tapos na ako. Yung kuya ko sa abroad, di ko alam ang nangyari doon. Addict sa gym, pero addict din sa gene. Kaya, pinabalance out niya eh, tayo na eh. Yung yin and yang niya, gym at gym eh. Pero yun nga, parang sa genes namin, may tendency kaming mahook. At may instances din ako, nag-try din ako nung sugal. One day lang pa rin, nakakalustay ako ng 5K, uninstall ako agad. Tapos sabi ko, no. Tana, pag hindi ko control to, matulog ako sa kuya ko. Ang laki ng tendency ko. Kasi nag-iinit ako eh, sa sugal eh. Kaya hindi ko rin siya pinopo. Kasi maraming taong ganun na yung iba, mas may control sila. Pero paano pag napromote natin sa mga agaya ko na may tendency talaga? Yeah. Yung mas vulnerable, no? Mas vulnerable sila eh. Oh. Eh, hindi siya naging okay sa anong pangat sa paramdam. Tsaka, pag na... Natalo na ba kayo sa sugal ever, pre? Natalo na ba kayo ng pera? Significant money? Empty ng pakiramdam, di ba? Tayo ng ganyan. Hindi mo alam kanino gaganti kasi sa kasalanan mo ikaw nagpasok ng pera doon. Napakabahan. Gusto mo tok sa hangin eh. Sarili mo eh. Gusto ko lang sa hangin eh. Nung pandemic sa crypto. Ay, isa pa yun, crypto. Wala, ayoko na pag-usapan yung crypto net. Nakainis. Bagsak mo. Oh, somehow nanalo dyan, pre. Kasi naka-in ako ng maaga sa Axie. Oh, nice. Ay, Axie. Tang ina, naano ko. Nice! Axie! Alam nyo, Shiba Inu. Buti. Nice. Yung token na Shiba Inu. Yung pala, doggy ko. Yung doge ko. Sumakay ako nun eh, early eh. Tapos yung maano yung rocket ship eh, pataas eh. Tapos yung addiction nga na parang, no. Dumadami, nagte 3 times 4 times, tapos biglang pag isang ano lang, bagsak na lahat. Parang empty mo. Parang ano ka na lang, shell ka na lang. Alam ko Shiba, tumaas siya na sobra, 'di ba? Parang nagkaroon siya ng ano, nag times ibang coin niya sinasabi ko, nag times 1000 ba, may ganung bang coin, Shiba ba 'yun? Hindi, parang alam ko ngayon, recent. Hindi ba 'yun kay ano 'yun? Yung kay Elon? Ay, recent ba yan? O yung previous yan? Tapos nag-drop din. Bitcoin ba yan? Hindi ko alam. Check ko kasi sa Binance, yung Shiba na ito tumaas na yun. Ay, nadali rin ako eh. Nag-invest din ako sa mga shitcoin. Meme coins. Mga meme coins, targets na yan. Yan nga, di ba yung mga nakikita mo sa ano? Nakikita nyo sa US. Ganyan daw ginagawa ng mga influencer sa US or mga Western countries na
Hina-hype nila yung isang ano, hina-hype nila yung isang bagong coin or isang bagong crypto. Tapos once na na-hype, tapos bali nag-invest na ng mga tao, usually sa mga ano nila, sa mga followers nila. Bigla nila nga hatakin paalis paalis yun. Oh, yun, rug pull. Sobrang ang hirap eh. Kung hindi ka talaga mag-research. Ang tawag doon, shilling ano yun, yata. Shilling. Yung kay ano, yung nakulong na eh. Si, sino yun? Si SBF. Bank. Si Sam. Bank. Ayun, Freed ba yun? So, Bank Freed. Freed, oh, si Bank Freed something. Yun, nakalimutan ka pangalan. Si SBF na nakulong. Grabe yun. Grabe yung pooling na ginagawa nila. Naalala ko sa Pilipinas, may parang somehow influencer na ganyan din, di ba? Mm. Yung si Rob Moe ba yun, naglabas siya ng coin din. Ano nangyari pala doon? Gaya ng maraming coin na lumalabas, wala naman. Nakititignan ko lang ako yung utility niya, mga ganun. Okay siya, yung practical use lang, pero yung... Oo, kung practical use. Hindi naglalagay ka ng pera. Katulad ng Cardano, meron siyang mga project sa education sa Africa, mga ganun-ganun. Pero depende pa rin. Talagang masinsinang research dapat eh. Di... Ako yung ma-ininvestan ko shitcoin nun, mga suggestion nila ng trope eh. Papre, malaki ang potential nito, malaki ang potential. Ako naman, nakakarinig na kasi ako ng mga news. Hindi naman ako ma-research sa ganyan eh. May extra 5K, sige. Niniwala ako sa'yo. Tapos, pag ganyan nga, nangyayari yung mga bagay na pag hindi ko nag-iisip ng matino, mawalulusaw yung pera mo. Wala ka naman ibang masisisi. Kahit sila, nawala ng pera. Wala naman may gusto nun eh. The addiction gene. Oh, yun lang. Ready tayo pala yun. Kailangan talaga magtrabaho. Kailangan. Yung talaga yung good, yun yung sure money, at least. Pero ikaw, Pao, ano ka na ngayon? Kayo-kayo, may mga full-time job pa rin kayo ngayon, Tol. Ito yun yung full-time ko. Ito yung full-time mo. Kami ni... Hindi na corporate. Hindi na. Hindi na yun corporate. Freelance. Isa siguro freelance. Mm. Pero rarely na. Kasi may team na rin ako na pinapagalaw. Gusto ko lang kunin yung dalawang yun eh. Parang dyan dati, ano, Kuya Arf. Naka-corporate tayo ngayon. Oh, freelance. Umalis na ako sa corporate. Nag-freelance na. Si Arf din, nag-corporate din. Umalis na rin ako. HR ako. Ako yung mga sisigawan niyo. Oo. Ikaw yung tao, umalis na. Sige na, i-approve mo na to yung loan nyo sa pag-ibig. Yung ano, yun sa ano. Ayun, yung sa mga HR ko. Yung nagmamakaawa pa na ano, i-approve mo na loan ko, pwede pa po sir. Para ko, hindi naman ako yung SSS, hindi naman ako yung pag-ibig. Bakit ako yung mag-approve? Mag-antay na po kayo, ma'am, at saka sir, ha? Tapos mauguling ka lang, hindi pa nakakalabas ng HR room. Mauguling ka lang. Ay na ba naman itong si Arf? Hindi niya i-approve agad. Dali-dali na naman. Andiyan na naman yung ano. Andiyan na naman yung signature niyo. Itatatakan lang ko. Oh, i-approve na agad. Para ko. Ano yan? May authority ba ako? Hindi naman ako yung taga ano. Taga government. Yun yung mga nakakais paminsan eh. Oo. Yun na ka. Nagmamakawa paminsan. Tapos pag hindi na nagawa. Oh. Pero may mga kupal talaga HR eh. Oo. Ganun talaga eh. Ikaw mabait ka pa. May mga kupal HR. Pero oh. May mga kupal rin na ano empleyado. Oh, gets ko naman yung mga empleyado na oh, talaga kailangan nila ng pera, ganyan-ganyan. Yun lang naman kailangan mong gawin. Eh. Sorry po, mama. Medyo madidelay lang po yung approval. 1 week or 2 weeks. Pero may make sure ko po na may pa-process po natin yan. Pero may mga iba na kahit i-explain mo pa ng explain na madidelay nga po, ganyan-ganyan sa mga signing, sa signing. Hindi. Bakit yung last time, madali-dali. 1 day lang, tapos na agad. Yun yung hindi nila maano eh. Parang basta i-assume na agad nila na successful ng isang araw nung previous time, dapat successful na rin ng sumunod na beses. Hindi naman ganun lagi sa mga ano, company. Tapos, nagigits ko na rin naman yung mga hit na yun. Ikaw pa yung mukha nung yun na nga yung masama. Ikaw sa'yo yung galit na pupunta. Ba't hindi mo yun ako? Kumbaga parang ako, tingin nyo ba? Gusto kong i-delay lahat ng process nyo? Tingin nyo ba may pakaya ko na i-delay? Matutuwa ba ako pag di-delay ko pag hindi ko in-approve yung pangalos? Kasi gagawin mo rin yung trabaho yun. Yun lang. Kung baka, ano, Tol, wala akong pake sa buhay mo. Kung baka, matutuwa lang ba ako na delay ka? Hindi ka na na-approve? Ano parang ginagawa ka villain sa story nila eh. No? Ikaw yung punching bag ng kumpanya eh. Ikaw yung sasalo.
Parang ayaw mo marunong. Nakakatawa yun eh. Tayo na, ano nga naman pake mo kung i-delay kayo no? Hindi, di mo naman pera yun. Hindi ko pera yun, ipake ko dyan. Ito ka nasuntukin, no? Parang... May commission ba ako? May commission ba ako pag na-process ko yung parado mo? Baka meron, hindi nila alam eh. Wala naman eh. Para may tatay na uuwi, no? Hindi pag trabaho ng ganun. May papasok ka ng office niya, pero may nakatingin sa yung ganun. Parang binumura ka na sa mata pa lang. Ay, oo. Ay, nako. Lagi. Almost everyday yan sa HR. Almost everyday yan. Sa'yo ng buhay. Yung kay RP mukha ni RP Aneco. Pero siyempre. Nagalit. Maaalala yung mukha mo. Sa side naman ng mga empleyado, nakikis ko naman yung mga pagmamadali na siyempre. Katulad ng mga siguro, nagkasakit yung pamilya, ganyan-ganyan. Pero, ala ka naman, kaysa naman sabihin ko sa ay, di po ma'am, mapapras ko agad itong araw na to, tapos hindi ko pala nagawa. O, pero out ano of your control naman lahat yun, pre, di ba? Kumbaga, yung bilis ng process ngayon, lahat kumbaga, yun out of your control naman, di ba? Oh, kumbaga, basta pag ako, naasikaso ko yung paperwork na nakita ko na walang mali, na kompleto yung signature, papasa ko agad. Wala na sa akin yung kung matagal nila i-approve. Hmm. Kasi syempre, ako, tagapasa lang naman ako, in representative doon sa empleyado tsaka sa company. Nasa ano na yan, nasa company na yan, at tsaka nasa government na yan, kung gaano sila kabilis mag-process. Pero kaya ito, ikaw Jed, anong industry pinanggalingan mo bago umalis sa corporate? Ano ako eh, sa events industry. Project management, lahat na overall mga yung mga trabaho na mag-o-office ka pa tapos bilang pupunta ka pa sa setup. Tapos titingnan mo pa kung ano yung mga nangyayari, yung mga teardown, egress, mga ingress, yung mga ganun-ganun. Na nakaka-burnout din. Ang pinaka nakaka isa sa pinaka nakakainis sa trabaho ko noon yung pag nagtatrabaho ako with government. Sana naman. Full circle tayo. Oh, as in government project napakaga ano, I mean hindi ko man ilalahat ng mga sector or lahat ng mga industry. Pero meron kasi yung ano tawag dito? Yung PhilJEPS, yung Philippine bidding, ano parang electronic ano bidding. So ang ginagawa kunwari yung kunwari let's say BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, 'di ba? Meron silang project, gagawa sila ng gayong structure. Tapos ipo-post nila 'yan sa online sa procurement system nila. Tapos yung mga 'yon, open to the corp ano no, to private companies. O kuwari nakita, kuwari tayo private company tayo. Oh, nag-post si Bangko Sentral, gagawa tayo ng building ganyan. Tapos ang hirap, ang daming red tape. As in, sobrang kapal. Parang kada project mo, parang nag-aaral ka ng constitution. Parang inaaral mo yung constitution. May sasubmit ka na ganitong document, may certificate, BIR form ganito, lahat na ng mga BIR form, i-review mo yung implementing rules and regulation, lahat-lahat. Tapos parang, isang project pa lang yun, paano pa kaya yung mga ibang project mo na itatahakin mo ka, 'di ba? Parang nakaka-down lang. Tapos after noon, i-check pa nila 'yon, may committee pa. Parang may thesis ka, pupunta ka pa doon sa office nila or minsan online. Tapos parang ititignan nila isa-isa, parang the document, parang let it be here known that kunwari the Paulul company has submitted their document and we are now going to open it. Papakita sa camera ganun, tapos bubuksan mo. Parang mga ganun-ganun. Tapos parang isang mali lang, isang letra, kunwari sa isang letter, mali na pasa mo, kunwari sa mga 15 documents, wala, talo ka na, failed bid. Lahat ng in-effort mo, wala na. Parang tagal mo gusto ilabas yun, dapat yung dire-diretso ah. Parang rap yun ah. Meron akong in-organize na... Ilang taon na rin yun. Hinga ka mo na, hinga. Flashback ng Pakit Nork yan. Bent ng flashback. Oh, Vietnam flashback talaga. Kasi nagpaiwan pa ako sa office noon, iniisa-isa ko, 'di ba? Kinuha ko yung photocopy ng passport ng CFO, ano, ng COO, ng the Chief Operating Officer. Kinuha ko yung ID, pinuntahan ako sa abogado, pinanotarize ko, tatlong kopya. Tapos ang dami kong gayto kapal ng mga dokumento, tapos binuksan na may mali lang na this is not ano that we need an end user agreement from the client, not from your side, ganun. Tapos parang yun, tapos na lahat, parang okay, parang uwi na lang. Kasi bidding siya eh, may mga karibal pang kumpanya eh, may mga karibal ka na gusto rin kunin yung project. Tapos ang mahirap. Tapos pag nakuha mo pa yung project,
ang liliit pa ng budget ng binibigay ng government. Para, di ba? Para, tapos ipapressure ka na dapat ganito lang. Eh, hindi nga, mahirap nga kumuha ng ano. So, nakaka-stress din yung ano. Pinapakinggan ka pa. Ano? Delayed pa ata mag-release ng budget yung mga yan. Pag government daw, di ba? Minsan may mga ibang ano na delayed pa. Parang ayoko na lang magsalita. Yung BSP example lang yun. Ayaw mo magsalita. Ayaw mo talaga. Nung lagay na ayaw mo pa magsalita. After mag-tip talk, ayaw na lang magsalita. Grabing control na. Ano yun? Omnibus sworn statement, secretary certificate, mga ano corporate certificate. Ano pa ba yun? Mga ganun, mga PhilJEPS Platinum Membership Certificate, BIR2, mga form na mga gayto ganyan. Ano ba to? So yung ano pa, so yung next topic pala natin. Ay, ito. Matanong ko pala. Ano? Ay, hinga ka muna dyan. Yung nag-start ka ba? Eh, nagutom siya. Ito. Vietnam flashback siya eh. Ano ito yung matatapos doon eh. Grabe. Yung tayo dito, nung nag-start ka ba noon, pinakita mo ba agad yung mukha mo? Meron doon ka pupuntahan ah. May pinakita mo ba agad yung face mo? Hindi pre. Hindi pa. So, ayun. So, pag nung ano ba, nung iniisip mo siya, gagawa ka ng presence, nung pinakita mo ba siya nung, I mean, nung nag-face reveal ka, pinakita mo sino ka, kinabahan ka ba kung kunyari, uy, mag-work pa ako, tapos makikilala akong ganito, tapos ito pala yung malalaman niyo ganito yung thoughts ko about this. Anong naisip mo sa ganun? Hindi ko naisip yun noona kasi ito nag-story nun pre kaya ako nag-face reveal. May mga, kasi syempre, yung page mo nung hindi pa siya sikat, gaano, ikaw yung una mag-share niyan, di ba? Share mo yung post mo para kumalat man lang, para magka-present social media. So ginagawa ko yun, ako yung laging una nag-share ng mga post ko sa TPC dati, pangdagdag lang sa initial audience ko. Tapos, may nakatanda, no? May nakapansin ng anong yun. Siguro lagi niya kaniklik yung share. Tapos, may page din siya sarili. Tapos, at some point, ginagaya niya kasi yung content ko. Inano ko, pinulis ko. Tana, ba't kinukuha mo yung post ko? Ba't di ka gumawa sa sarili mo? Ganyan. Tapos yun pala, alam niya kung sino ako. Tana, nag-post siya sa page niya nang pini-DM niya pa sa akin yung mismo picture ko. Ito yung picture mo, diba? Re-reveal ko. Maga na siya, may banta. Tapos nag-post pa siya ng partially revealed na itsura ko. Kala niya, yung pinili niya pang picture, ang pangit talaga. So ako, ginawa ko, tangina ako na magre-reveal sarili ko. Yung mas graceful naman dyan. Kasi ang kinuha niyang picture, yung sobrang luma na nakaganyan ako sa camera. Tangina, mukha talaga akong may mali sa akin. Di papantay yung mata ko dun sa picture. Di ni-reveal ko yung sarili ko pre. Nagpalit muna ako ng profile picture sa personal page ko, yung maayos-ayos. Dinamay ko pa yung tropa ko nun si Jeremy Lyson kasi parang ginawa namin ignorance na rin nung panahon na yun. Tapos yung may nang aano sa ating page na i-reveal daw yung ano natin identity ay nagka-attraction na rin kasi panay comment niya sa page ko na ito pala yung profile namin. So kami na yung nag-reveal kaysa ibang tao pa gumawa. Ginawa ko na lang gracefully. Pero at the same time, looking back, mas gusto ko sanang hindi na lang ako nakilala pre. Kasi, kung walang nagganon sa'yo. Parang, so ngayon, ano ka pa rin, parang faceless ka pa din. Siguro, logo mo rin nakalagay ngayon dyan. Ganun. Tas bosses lang. Pero maganda rin naman siya. May curiosity ako sa ano kaya naging kinalabasan ng TPC kung hindi nakilala yung mukha ko. Kasi, syempre, sa anonymity, may kapangyarihan yan minsan, depende kung saan mo gagamitin eh. Pwede mong gawin pangungupal or pwede kanyang bigyan ng bravery para gawin ng, para sabihin yung mga bagay na hindi mo masabi dahil may threats. Pero pag nilagay mo siya sa platform na may maaabot yung boses mo tapos hindi ka kilala, pwede mong gamitin yung bravery to talk about the things na dapat pag-usapan na hindi ka maatake personally. Na hindi nila gagambalain yung personal mong buhay. So curiosity ko, ano kaya ang nangyari sa page if hindi ako nakilala? Baka kung natatapangan na yung ibang tao sa ginagawa ko dati na kita nila yung mukha ko pero ina-atake ko talaga yung ganito pag gusto ko atakihin, what more pa kaya kung hindi nakita to? Ayun, yung curiosity ko rin. Pero naka-apekto siya pre ha, sa ano ko. Sa, ano ba tawag doon? Yung confidence kong
mag-post ng kung ano-ano sa kung ano-anong bagay. Dahil dun sa kilala ako ng mga tao, hindi ako nagiging as brave as possible sa mga bagay-bagay. Kasi syempre, pinapahalagaan ko rin yung personal kong buhay at yung buhay ng mga nakapaligid sa akin. Well, even if, di ba, pag kahit anonymous ka, kung kunyari, sabihin na lang natin umabot ka to the point na di mo na alam, close to ano na pala to. Parang defamatory o libelous. At tingin mo, baka hindi mo na-control yung sarili mo nun. Kasi pwede rata nila malaman ano, IP mo ba or pag may police report. Feeling ko naman hindi naman ako yung tipo ng tao na aabusuhin ko yung anonymity. Pero yung ano ko man lang ba, ano ba tawag doon? Vindication ba yun sa mga bagay-bagay? Parang mas maging firm ako sa mga gusto ko sabihin. Hindi yung ganito nagtitiptoe tayo, parehas tayo. Kasi mukha natin yung pre. Yeah. Personal na pangalan natin, nakabalandra na eh. So, sobra tayo nagtitiptoe na minsan pwede ka naman maging hindi naman sa pagiging reckless na maglalabas ka ng kabobohan, pero para mas maging impactful yung words mo, pwede mong gawing mas powerful yung delivery. Ganyan, yeah. Or lalagyan mo ng spice ng controversy, pero nandun pa rin yung slight truth. Kumbaga nawala na yung ganun eh. Ngayon, tiptoeing tayo, bawal tayo maglabas ng may butas na hindi natin kaya takpan. At least, pag anonymous ka, pwede kang magpain ng butas para mas mag-gather ka na attention tapos for mas magandang conversation eh. Yung tipong gagamitin mo yung controversy para sa mas magandang exposure ng sa tingin mong dapat pag-usapan ng marami. Ngayon kasi hindi ko magawa na yun eh. Parang ayokong ibalay yung sarili ko sa controversy. Kasi tangin eh, pwede tayo ikunin out of context na eh. Isa-splice yung video, no? Isa-splice yung video, mahirap na. May nagkaroon ka na ba ng parang ano, awkward fan interaction sa labas, ever na ano? Wala pa naman awkward, parang mostly na na-meet ko, gusto lang magpa-peak, nice. Ganyan. Pero marami nagpa-picture last time na nag-blonde ako, ngayon wala na akong character ulit, mukha na akong NPC, nag-black na ulit ang buhok. Naalala ko yung blonde hair, era ng protagonist. Ayun nga pala, nakita na yung protagonist. Nag-ash gray ako, tayo na. Pag lumalabas ka, alam, oy, yun, main character yun. Ngayon, hindi na eh. Sorry, na-curious lang ako doon sa ano, yung nanggagaya sa'yo dati. Since na-reveal mo na yung picture mo nga, or yung identity mo na itsura mo, ano nangyari sa kanya? Yung wala na siyang nagamit na pang alas sa akin na nawala na ng interaction. Kaya parang doon natapos na nakapunta na siya sa oblivion ng algorithm. Isarili na lang siyang ano doon, butas na. Sana masarap buhay niya, okay naman. Hindi naman ako nag-wish ng masama sa ibang tao. kunyari ngayon, wala kang online presence. Ano sa tingin mo yung mas pinag-focusan? As in, wala ka, zero from the start. Ako yung tipo ng tao pre na lagi ako nagpa-pursue ng mga curiosity ko. So, kung hindi ako na-curious dito sa mundo ng internet, nag-connect siya eh, mundo ng internet, dahil nagpa-post ako, nag-enjoy ako magsulat. Bago yung mundo ng internet, nasa mundo ako ng arts. Talagang na-addict ako sa digital painting, portraits, ganyan. Fan ako matuto ng kung ano-anong bagay, pre. And nagugustuhan ko rin yung music nun. So, baka sa music. Music din siguro talaga. Magandang boses mo eh. Iba-iba pag yung singing voice sa normal voice. Pag gumanta, rap tayo. Fan talaga ako ng rap eh. Kasi ang transition niyan, Harlem boy ako dati. Tanga na tol. Nag-Harlem ako. Alam mo yung mga nakakairit ang batang naka-Jegemon outfit. Galing ako doon. Kaya ako nag-transition sa rap pre. Ganito yung story ah. Kasi ano, dami ganun. Nag-invest na ako lahat ng damit ko. Mga oversized shit na jersey. May durag pa ako. Tana, talagang black culture appropriation na yung ginawa ako eh. Tapos, nalaos na yung Harlem bigla. So ako, sabi ko, yo, what will I do with my shit? Anong gagawin ko sa mga malalaking damit na to? Sinasoundtrip ko pa rin yung mga kanta ng Harlem. Nostalgic ako sa buhay ng nakaraan. Tana, na-addict naman ako sa hip-hop ngayon. Nakikinig ako ng mga rap music. Yeah, mga malumang Filipino rap na exposed din ako dati doon nung bago pa siya maging cool ngayon.
naikinig ako nung ano, may judgment pa from emo community. Okay. Oh, tayo na. Sino yung mga artist na since ano ka nga eh, curious ka and interested sa art in general, sino mga artist ang parang idol mo or parang influence, big influence sa buhay mo ngayon? Influence. Parang alo nila Rosmar, ganyan. Mga ganong legends. Totoo, pre. Wala akong matawag na influence ko sa art mismo. Pero kung usapang influence, ang kinikredit ko laging influence sa akin is yung mga nag-influence sa The Way I Think. At yung mga taong yun, sila Dave Chappelle, Bill Burr, puro stand-up comedian kasi fan din talaga ako ng comedy. Gustong-gusto ko yung comedy na parang pinag-iisip ka, binibigyan ka ng mga magandang perspective sa buhay. Pagdating sa... sila influence ko rin hanggang saan, kahit sa art ko. Kasi the way we think, yun din naman paghugutan mo ng art mo. So, wala akong masabi in regards sa rap itself, na sa art ng pagra-rap. Hindi ko masabi na may influence ako eh. Although, at some point, nagustuhan ko yung... way of writing nung alam niyo yung bandang 21 Pilots. Oh, gusto ko yung way ng way of writing ni Tyler, yung vocalist noon. Yung ganda kasi ng mga kanta niya. Yun lang ang masabi kong closest thing sa nag-i-inspire sa akin magsulat nung mga panahong nagbabanda ako. Ngayon naman nagbabanda pa rin ako, medyo hiatus lang yung banda namin. Ano pangalan ng banda niya? Chasing Blue Cars, pre. Yung mga kanta namin, English rap. Pero nagre-reggae kami, minsan alternative yung tunog. Dalawa lang kami sa band eh, so medyo 21 Pilots talaga. Hindi ko nga alam kung naging writer ba ako, kung hindi dahil sa TPC. Pero feeling ko, kung hindi man ako na-expose sa mundo ng internet na ginagawa ako itong typical Pinoy crap, feeling ko... baka influencer pa. Influencer? Baka may presence pa rin ako sa internet pero ibang persona. Kasi may ano, pre, hobby ko rin mang entertain eh. Pag sa mga friends ko talagang gusto, bumabang ka rin ako eh. Kumbaga, I have jokes, man. Baka sumikat ako, nagkapangalan as me, as Ed, ganyan. Pero hindi ko alam kung nagsusulat ba ako ng libro. Kaya mo mag-stand-up comedy? Ibang art, syempre, nakapanood na ako nung hirap nun? Ano siya, nerve-wracking, syempre. Iba kasi yung situationally funny ka lang eh. Alam mo yung pwede kang mang caught off guard na bigla kami naisip na joke. Pero pag nasa stage ka na ina-expect ng mga tao na ganyan sila sa'yo, dapat nakakatawa ka. Kumbaga parang paano pag di sila natawa sa una mong joke, ta confidence mo nasira na eh. Iba siya eh. Ini-imagine ko pala pag nandun ako, tangina, hindi ka na nerves ko doon. Pero gusto ko i-try at some point. Open mic lang. Pero hindi ka naman kukulangan siguro sa materials kasi most of the stand-up comedies naman, yung mga jokes nila coming from ano naman, life experience. So given sa'yo, ang dami mo nga mga life experience. So pinipinig ko naman hindi ka naman maubusan ng materials. Materials, hindi. Gagawin mo nga yung stand-up comedy. Meron na tayong 10 years worth ng content. Dahil na, recycle ko lang mga nasa video. Yan nga. Pero, yun nga, nakakatakot kasi execution. Oo. New nerve-wracking nga yung masasabi. Dahil na, may magandang bagay kasi sa kaba na yun eh. Kasi, ibig sabihin, nagmamatter sa'yo. Sobra yung bagay na yun. Baka dapat mag-push through doon sa nakakabang bagay na yun. Kasi, doon ka mag-e-effort eh. Kasi effort pa rin yung stand-up comedy, pre. Kasi may mga tropa rin tayo stand-up comedian. Sila yung sa Cool Pals, sila James Caran, ganyan. Talagang may craft din behind. No? Hindi porkit akala kasi na iba, nakakatawa ako sa inuman pag nag-iinom kami. Dami ganyan. Pag nilagay ka sa stage, ayan, chance na magmuha ang tanga. At yun yung ayoko, pre. Kasi... ayoko nun, tol. Maganda nga yung term na sinabi mo, yung situationally funny. May tendency naman ako maging nakakatawa pero hindi professionally, parang hindi pa panahon para magpabayad ako sa jokes ko. Grabe din siguro yung ano nila nun, yung consistency. Tol. Tsaka talagang yung first tries mo daw naman talaga, wala namang magaling agad. Dadating ka raw talaga sa punto na nakakahiya yung experience mo. Pero once na matry mo na daw, ma-addict ka na. Kumbaga, mangyayari sa'yo agad yung worst eh. At kung malalagpasan mo yung worst na yun,
ano eh, pataas na lang yan eh. Paganda na lang daw ng paganda experience as you hone your craft eh. Pero yun nga, try lang. Pero kasi, di ba na, naisip na rin ba yung ano, yeah. Alam mo naman yung comedy, yung climate ngayon eh. Maraming mga nag-viral na parang offensive sa na joke na isang comedy bar. Oo, oh, na ano ko nga. Kasi yun sa topic na religion, parang di pa handa yung ano eh. Or hindi ko alam kung di pa handa or hindi lang ba nila na-execute in a way na ikaw pre, sa mga nag-viral na yun, di ba, sa INC jokes or yung saka yung Catholic jokes, eh anong naging pag-take mo dun? Kayo pre, anong naging pag-take nyo dun? Ikaw muna, Arp. Ano ba? Yung sa akin niya, yun niya. Yung sa akin, as long as ano naman sila, parang example, sa INC or sa yung sa Catholic niya, as long as wala sila doon sa lugar, I mean, hindi nila katapat yung mismong ino-open nila. Okay lang naman kasi yun niya, freedom of expression. At saka ilulugar mo lang naman sarili mo eh. Kung nasa party ka, eh, pwede mong gawin kung anong gusto mo sa party. Nasa comedy club. Lalo kung comedy bar. Costume party yan. Kaso lumabas kasi sa internet yun. Oh, mahirap lumabas sa internet. Yun lang. Yun yung mahirap. Yun yung mahirap. Kasi talagang lalabas sa talabas. Kasi may magre-record yan eh. Pero, kumbaga parang sa iyo, at that point, nandun ka sa lugar na yun. Nasa comedy bar ka or sa comedy club ka or nasa party ka, yun lang yun. Yun lang yung inclusion mo. Sa context na yun, may na-open siya talaga. Kung may na-open ka outside that area, hindi mo ano yun, hindi mo parang intention yun. Wala eh. As in, nandun lang kayo eh. Bakit mo pa, but intention mo ba i-open yung mga tao sa ano, sa isang religion group? Hindi na naman eh. Freedom of expression mo lang eh. Yun lang naman sa akin. Naalala ko yung sinabi nga ni, ano, ni Eri. Ni Boss Eri, yung sa intentions pag sa mga jokes. Kasi freedom of expression, all binding naman. Pero yun nga, of course, may limitations. Depende kung sinong, kung may intention ka talaga magpintas ng isang religion o ng sectaria, diba? Very sensitive topic. Pero kunwari, ang intention mo lang is, ano, I mean, for me personally, kasi mas open-minded na tayo, di ba? Pero kunwari, pag may ibang nakarinig na, kunwari, INC, di ba? Yung example nga, kulto. Pero ang joke niya talaga is, cool, di ba? Kulto, di ba? Marang gano'n. Play on word. Word. So, makigets mo, matatawa ka lang. Parang roast lang, di ba? Roasting lang. Which is, hindi naman niya intention na huwag na kayo sumali sa INC, demonyo yung mga yan, mga gano'n. Hindi naman niya sinabi na ano. Pero, siguro, ngayon, depende rin sa intention din talaga or ano. Pero yung mga lahat naman nagro-roast na ano, kahit sa US, mas open-minded yung mga pagro-roast. Grabe nga roast sa US eh. Depende lang naman sa intention. Yeah, mahirap nga talaga, lalo na sa climate ngayon. Napatingin nga ako dyan din dun sa mga ibang kanta nila, Michael Vino, nagsuspoof sila. Dun sa mga bading. Di ba? Doon wala siyang backlash eh. Parang pero kasi noong time na yun, parang wala lang, di ba? Yung sa Narda, parang pagpipa, ito nilabas niya to ngayon. Parang, siguro na gano'n na to. Grabe siguro yung backlash nito, lalo na sa yung community. Oo, pati hindi ko alam kung ano ba yan, pre. Matatawag ba natin yan na progression ba ng bansa na yan? Progression ba ng bansa natin yan dahil nagiging socially aware na yung karamihan? Kaya yung mga ganyan, di na nag-slide. O nagiging sensitive tayo. Hindi na alam, nagkaaroon na ng overlap eh. May bagong thoughts na kasi tayong iniisip na dati parang ignorante lang tayo eh. Tama. Bliss lang dati. Mag-iiba ba dapat yung ipag-iisip mo? Yun nga, kung sa dati naman, pwede ba sa pagiging ignorante? Parang sa sa'yo at saka sa mga tao, kahit sa taong intention na tamaan yung word na yun, sa group of people na yun, hindi naman intention manakit eh. So parang panahon that time, wala lang, okay lang. Kasi hindi naman intention manakit. Intention lang parang magpasaya lang eh. Pero kung gagawin mo ulit ngayon yan na kahit intention mo magpasaya, yan nga, katulad yan ng mga nangyari sa, yan nga, sa mga comedy bar or sa ano nga, sa mga party. Kahit intention mo lang magpatawa, magpasaya, iba na yung sinasabi ng ibang tao. Na parang nagagatungan na. Well, you cannot prove an intention eh. Ang hirap na, di ba sa batas nga ganun, di ba? Yun lang yung masama. Diba? Kasi kung sabihin man niya na ang intention ko dito magpatawa lang, pero yung execution mo kasi nasakit ka, hindi mo naman pwedeng pulisin kung paano umaray yung ibang tao dahil sa ginawa mo eh. Oo.
kasi tipong, paano sa yun tas, lang. Kunwari, yeah. Sabihin ko kasi meron din dyan si naalala nyo kay Pura Luca. Dito lang ako natawa sa kasi ako personally alam nyo wala naman ako pake sa usaping ganyan on an emotional level dahil wala hindi nga wala nga religion pa rin ah. Pero na ano lang ako sa sinabi niya na this is my way of ano expressing my ganun lang daw siya mag-express ng love niya kay God yeah, daw ganyan. So bakit daw bakit naapektuhan tao, bakit na-offend? Kasi nga the way you executed it, yung mga yung intention nga mahirap i-prove nga talaga. Tapos paano kung gawin ko 'yun? Pinalo ko yung sanggol sa pader. Pero sabihin ko, hindi, this is just me expressing my love for God. Yung ginawa mo pa rin bagay subject for criticism pag nakita na ng iba. Yeah. And hindi ka pwede magtago sa intention mo. Sa ginawa mo ka pa rin ano, kailangan maging accountable ka sa ginawa mo mismo. Eh dami na nga daw niya ano, 'di ba? Persona non grata. Tatawa nga ako sa mga persona non grata niya eh, na Luca Vega na persona non grata si Jensen. Naarang naisip ko, tang ina anong gagawin niyan sa Jensen? Iniisa-isa na siya, eh. Manila, Negros. Ba, yun nga alam pa ay sa Manila rin. You are judge on your lang, mahirap pag sa capital ka ng bansa na ano, buta nga yun. Pero pag na persona non grata ka ba, pre? Paano yung lagay nun? May nangangakang ba sa'yo sa gate? Sakto nga, kasi nag-ano ko dyan eh. Nag-re-research ako dyan sa persona non grata na yun, pang video. Parang ang yung nakahalap ko ngayon is, may constitutional right ka kasi to travel. Eh pag constitutional, di ba, mas mataas. Yung persona non grata, law lang siya. So para lang siyang political statement. Hindi ka nila pwedeng, ano, siguro pwede ka nilang pahirapan. Pero kunyari, hindi nila pwede ilaban na hindi ka pwede pumunta sa ibang parte ng country. Oo, tangin siya. Kasi constitutional right mo yun. Eh. So more on ano lang to, parang sinasabi lang namin sa buong Manila na galit kami sa'yo. Na hindi tanggap dito. Pero pwede ka pa rin naman pumasok. Oo, taan, magmask ka lang eh. Yeah? Parang the voice of the people, no? Parang ano. Parang wala nga nakakilala kay Luca Vega pag hindi siya naka-Jesus attire. So, parang ano lang siguro yun, parang ma-appease na lang yung public. Parang, oo na, nagkita namin na galit kayo. Ito na. Pero walang siya sa atin. Pero tangin nga, makikita nyo pa rin siya dyan kung gusto niya kasi tol, kaya pumasok eh. Wala naman nang hingi na ID pag pumasok ka sa arko na welcome to Jensen. Yeah? Hindi ka naman hahanapan ng Pacquiao card mo dyan. Maraming fans sila. Happy nga talaga. Yeah. Oo, yung mga ibang sa comment section pag sinabi sa news, di ba? Personal ng sila ng bansa. Oh, sabi, tama yan, huwag ka na mabalik dito, di ba? Para ma-peace lang. Para galit ka galit. Oh, dagdagan pa yung mga ano, dagdagan pa yung mga probinsya na bawal siya. Pero wala siyang sense eh. Wala, hindi siya matatanggal even if gusto natin. Wala sa batas yun eh. Parang may naalala ako dyan, parang nag-comment lang siya sa basura ng Pilipinas. Basta ano siya eh. Ah, foreigner? Foreigner. Na dumi daw ng Pilipinas, ganyan. Tapos natatawa ako sa news site. Nag-comment mga Pilipino. Di huwag ka na pumunta dito, hindi ka na pwede sa bansa namin. Ganyan, natatawa ako. Tang ina, parang blessing yun sa taong yun. Tang inang yun. Hindi nyo ko kailangan pilitin. I'm not gonna go there. Anyway. Dirty fucking country. Okay, parang ano daw, parang cockroach. Ano, slums yung ating sinabi. Kasi may slight truth naman, lalo na pag bumibiyahe-biyahe ka pre. Tayo na, may levels ng amoy minsan pag ano eh. Bumiyahe ako isang beses galing Las Piñas pa Valenzuela, tol. May level ng amoy eh. Nakamotor pa naman ako. Kada bubuksan ko yung visor ko, tayo na, banto. Tapos sabi ko, ito na siguro yung worst. Okay na to. Pagdating, after 5 kilometers, maghihinga ako ng malalim. Tana, pagdating doon, pabaho ng pabaho para iniisip ko, tana, kailan matatapos to? Kasan ba nang gagaling yung amoy? Hindi nawawala. Ang bantot eh. Okay. So, doon pa norte ka, doon pumabaho, nag-i-increase yung level papuntang norte. Grabe ka naman sa doon. Di ba pwede pa south? North versus south. Sa mga south tips dyan. Pero wag naman negativity pre. Anong gusto niya sa bansa natin? Baka sabihin nila, sobrang pessimist naman ito pagdating sa sarili niyang bansa.
Mag-isip nga tayo ng mga bagay na gusto natin dito. Typical Pinoy, ano naman tayo, pros. Typical Pinoy gems. Mm. Yeah. Gems. Hirap ako. Nag-isip eh. Nag-isip eh. Nag-isip. Mas madali naman umangal kasi maging grateful. Wag yung mga general, yung parang friendly people, happy, ano, resilient. Hospitable. Hospitable. Pag sa'yo mo hospitable, sa iba kayo babasa, hindi na hospitable. Ano ba? Ano ba? Sa akin mga pagkain dito. Sarap naman dito yung mga pagkain. Tangina. Biglang question pala eh, no? Yung pala yung titigil sa atin eh. Mga ano ba, mga street food, mura pa rin kahit papaano. Standard of living, no? Hindi, mura rin naman sa ibang bansa eh. Mura rin naman sa ibang bansa eh. Pumunta ka ng Vietnam, sa Thailand. Mura rin naman. Paliit ng paliit, mga street. Mga pamahal. Mahal ng pamahal, tapos family ko ang paliit. Tangina. Yung ano nga eh. Yung alam niya sa ano. Negative na ulit bigla. Ang tagal, ang hirap. Siguro grateful ako na dito tayo kasi pwede tayo kahit sa ang bansa mabubuhay tayo. Kasi nabuhay tayo dito. Oh, nasa na yung sobrang baba. Pagpunta natin na ibang bansa, yo, this is heaven. Oh, sure na. Oh shit. Heaven para on earth. Ano bang quote yun? Yung parang, it's better to be a warrior in a garden than to be a farmer in war. Ah, yeah, farmer in war. Ah, ganda eh. Ayun na tama. It's better to be Filipino outside. Yeah. Kesa foreigner in the Philippines. Ano ba? Yung maraming mga foreigner dito na ano eh, na yung mga sub, ano yun, yung mga gitna lang na foreigner dito, po, siya, talagang skyrocket siya ng ano eh. Ng social status eh. Pero doon sa kanya, parang average Joe lang siya, saan man siya galing. Pag nag-increase yung power. Bumaba yung value ng peso eh. Bumababa eh. Oy, hindi pa tayo nakakaisip. Ano ba mga gems? Oy, meron ako sa... Oh, may grateful na ako. Tayo na backhanded compliment yung nasa team. Tayo na sinet yung blower na sobrang baba ang puta. Gem. Ano? Hindi. Ang bansa natin parang isang malaking meme na katawa mabuhay dito. Masasaya yung mga issues dito. Masasaya yung mga issues dito. Lalo na pag inagintasan mo pa, okay. Yeah, kaya ayoko yung sa mga memes sa ibang bansa eh. Boring eh. Hindi ko gets eh. Hindi, wala tayong school shooting dito, yun lang. Kasi di natin afford ang baril. So yun. Yes, wala tayong school shooting dito. Nice. Good job sa atin. Yung mga school shooting. Ayun, yung mga... So, dapat lagi natin itatanong eh. Every time. Wala. Nag-iisip ako ng mga parang minimal example. Like, for example, pagkain. Murang pagkain? Hindi, may murang pagkain sa ibang bansa eh. Specifically dito. Short-haired chinito girl with glasses. Ano sa ibang bansa ano? Hindi mo rin kasi pwede sa... Hindi mo rin pwede sabihin na ano, mayroon tayong parang sign of respect sa mga matatanda, po at opo. Eh, mayroon lang sa ibang bansa, nababaw pa nga sila eh. Parang, ano bang Japan. Mayroong unique ang Pilipinas na wala sa, ano, sa ibang bansa? Ah, ako meron na. Daan na may paulul. Wala na nga ako ba? Shit! Mayroon tayo, Janet. Ayun tayo. Ayun, balik. Ang YouTube na pinapanood ko eh. Alam mo, top 5 YouTubers ko, pre. Top 1 ko si Pao, top 2 ko Filipino YouTuber, Doc Adam na, tas wala, hindi ko na alam yung direct. Hindi kasi Doc talaga nanonood pre ng ano, Filipino content creators. Mga vlogs hindi ka nanonood? Hindi talaga tol eh. Hindi ka mahilig sa vlogs. Closest thing na napanood kong content creator, pinanood lang sa akin, yung si Mad Dudes, yung nag-ano siya ng mga bahay-bahay ng mga influencer. Pinoy. Ito ba yung ano? Ito ba yung architect ba yun? Architect siya, architect. Oh, architect. Ah, siya yun, siya nga. Putik, meron pa pala isa. Pinapanood ko si Jigs TV. Tangin na yung mukbang niyang nakakatakot. Yung kumakain siya. Jigs TV, basta kumakain siya ng tulsang katutak na mga makolesterol na bagay. Tapos nag-energy drink pa, putik yan. Hindi na mukbang eh. Parang teasing death challenge na yung mga mukbang sa Pilipinas eh.
Yeah, si Boy, yun, pinapanood ko. Si Boy Tapang, ginawa niya din yun, di ba? Yun yung naalala ko sa Pinoy mukbang dito. Kumakain ng kung ano-ano. Parang hindi, yung ibang mukbang sa Pilipinas, hindi na appetizing. Parang sina-challenge nila ang fate eh. Parang, parang inaasar nila, hindi ka matayan. Tol, yeah. Ano eh? Sa ibang bansa, nanonood ang mukbang kasi, ano, nakakatakam minsan. Gusto kong maano yung appetite ko. Pero dito sa Pilipinas, ano, 10 kobra at balot. Kumukumbaga, puta na rin, pre. Hindi mukbang yan. Suicide on video na yan eh. Nagkataon lang na nag-fail yung attempt mo eh. Oo, okay, boy ka lang. Diba? Putang inis yan. Challenge nga talaga dito in all aspects eh. Mapa-content to, ano ba. Ninong Rai, pwede naman. Yung Ninong Rai, yay. Yeah. Ninong Rai, solid naman. May ibang cooking. Yeah. Oh, maganda, maganda content. Pero never na lagay sa kontrobersya. Although, hindi ko napanood ever. Pero wala akong negative na masabi sa kanila. Yung Team Payaman, kasi parang wala naman narinig sa kanila na lumagay sila sa alanganin. Kaya sa books ko, baka okay sila. Although di kasi ako nanonood, tol. Pero baka okay sila. Base lang sa reputation nila na wala sila issue gano'n, hindi ka makarinig. Hindi sila focus sa issue. Tama. Mga drama-drama na. Meron na talaga silang niche doon eh. Meron na talaga silang focus place. Sila sa niche nila. Nasa lane sila kung saan nag-prosper. Na props sa ganun. Mga OGs na din 'yan. Patagal na din, mga 10 years na din 'yung mga 'yan. Wala pang YouTube doon eh. Ano kasi nag collab ko. Hindi pa sikat ang monetization noon sa bansa. Yun talaga. Feeling ko talaga mamamatay sila doon eh. If ever hindi man sila doon sila mamamatay. Ganun na sila ka-passionate. Before nag-ano. 'Di ba? Yung Team Payaman. Before sumikat ang YouTube sa Pilipinas, na ang mga pina-follow ko YouTuber talaga, sobrang OG pre sila. Familiar kayo kala Nigahiga, sila Ray William Johnson, Smosh, Smosh. Ay, oo. Because 3. Yan yung mga ano, Mystery Guitar Man, Annoying Orange, yung puting. Nagagawa pa yun. Gumagawa pa yun. Doon ako na-expose. Yeah. My God. Doon ako na-expose sa mundo ng internet, pre. Pero walang Filipino YouTubers nun eh. Oo. Moy-moy pala, boy. Pero nag-upload ako sa YouTube nun, pre. Nabuli pa ako kasi nagdadub ako ng kanta ni Akon tas mukha akong tanga. Yung mga comments sa akin eh, parang humunguya lang ng bubblegum ah. Tapos sinakot ka ng screen, tangin eh. Nauna pakal mo yung may palaboy mag-dub natin, pre. Tangin na kaso pinaglalait ako sila. Napuri, napunta sa bubblegum. Ako pre, dahil na pinaglalait yung bata. Tol, ilang taon lang ako nun. Pinaglalait ako. Tol, mo parang tanga. Imbis na yung creativity ko na ano sana. Nag-blossom. Nag-blossom. Tangin na yung dip, pre. Nag-gatekeep ako ng kasamaan ng mga tao eh. Ayun ako. Na-typical Pinoy crap eh. Inang yun. Tapos may isang beses, ito ah, hindi ko sinishare to kahit kanini. Meron akong, kasi tangin eh, isa akong batang abnormal dati. Tapos, fan ako ng rap, namatay si Francis M. Eh kung ano-ano sinushoot ko sa ano sa computer ko noon, ang labo na webcam ko, tapos kung ano-ano talaga as in. Nag-tribute ako kay Francis M, nirarap ko yung ano niya, yung rap niya. Tapos yung file na na-select ko i-upload, tol, yung binubuklat ko yung puwet ko sa harap ng webcam. Tapos ang title ng video, talay kay Francis M. Tangina, tol, gagi, na sexualize ako nung ano, nung mga may mga Becky na nag-comment na anong YM mo. Tara, sobrang oldies, pre. Sobrang oldies. Tapos may mga galit na mga tao. Galit na galit. Tangina, patay na yung tao. Binabastos mo pa. Pero hindi ko naman intention. Bala ko nun mag-rap eh. For some reason, may mga exhibitionist ata ako nun. Tangina, ibang butas eh. Nagbubuklat tao ng puwet sa ano eh. Kasi... Because I can. Nung panahon na yun, ina, kung ano akong pwede kong gawin, ginawa ko, nagmamagic ako nun eh. Alam mo yung ambagal na FPS na webcam mo, kaya believable yung magic mo, nawawala yung point. Kasi hindi kitang nalalaglag. May mga ganun pa ako sa file, tapos iisa lang yung file name. So ako, magkakamukha yung thumbnail, tangina, naklik ko yung nagbumuklat ako ng puwet. Tangina, swear to God, pre. Swear to God. Oh, tangina, sabi na iba, atheist ka naman, baka nagsisungaling ka. Hindi, pre, I swear on my mama, pare. Yan ang kwentong ano ko, early YouTube days. Ang maganda pa doon, yung early YouTube days, hindi yun matatanggal agad. Kasi mahina pa ang YouTube magtanggal ng ganong vids. Tangina, pre, ang lala. Unang pat-tuber ka pala doon.
Ako nag-delete. Tapos wala ka na kailangan itago eh, no, pag gano'n. Ay, ito na lahat sa'yo. Ang ina, pre. Ang maganda nun, walang resibo ng mga panahon na yun. So, yeah. Yung channel na, yun ba yung channel mo ngayon? Iba na yun. Iba na, pero sa channel ko ngayon, pag sinearch mo ang video ko na lang doon, nagpe-pen spinning ako. Yun na lang. Kung ano na ina-upload ko doon. Yung nagpapanggap kami, nagsusuntukan ng kababata ko, tas naging totoo. Kasi tumama ilugod niya sa doorknob. Napikon siya sa akin. So, nagkasakita kami talaga. Tol, kung marerecover ko nga yung mga yun, malamang mag-viral yun eh. Sobrang OG days. Tangina, sobrang OG days. Pero wala eh, pinagdi-delete ko lahat kasi nagbinata ako. May access pa rin ako. Kala ko ang cool ko noon, nung panahon na dinadab ko si Akon. Nobody wanna see us together. Tapos, yes, don't matter. Tol, tapos yung itsura ko noon, yung buhok ko tali-tali, naaganon-ganon. Kasi galing nga akong experimental hip-hop bullshit eh. Nakakulay dilaw na BNY pa ako, putik yan. Tapos dumating na yung high school days. Siyempre pag high school ka, puro pa-cute na dun eh. Tanga na tol, pinagtatawanan ako ng mga tao. Nakita ko yung video mo sa YouTube ha, kasi pinaano. For some reason, di ko alam paano nangyari. May in-explode ata na kaibigan ko na pinagkalat sa section namin. Pinang-aasar sa akin. Tanga na, panay-kanta nila ng Akon sa room. Tapos baba mo nire-rewatch ko, ang dami kasing pambabash dun na tanga na, bata lang ako eh. Ba't ako ginaganito? Tanga na. Yung video na yun, pre, hindi ako yung nag-upload. Yung kuya ko. Kaya nagmakaawa ako sa kuya ko. Sabi ko, kuya, please delete mo yung video. Nabubuli na kasi ako sa school. Nabuli na talaga ako, bapa. Pero looking back, sana nga hindi ko na lang dinilit eh, para may relics ako ng old YouTube days ko eh. Sayang lang. May ano, may video na pinayagan ng YouTube na nagbubuka ng puwet eh. Ano? Kailan? Ba't may nahanap? May nahanap? Ha? May nahanap? Ba't mo alam? Hindi, sa TikTok kasi siya. Ah, TikTok? Parang, oo, nag-viral siya sa TikTok. Sabi parang, hindi siya finlog ng YouTube kasi educational. Ah. Pero, paano daw tanggalin yung mga burnek? Okay. Yung panoore, magagawa. So, may natutunan na ka naman. Yagi. Ano eh, parang mapapaklose eh. Parang 10 seconds, ano eh, na sinarado ko na muna eh. Parang, pero pre, trivial ang painless bunutin ng burnek sa after hot shower. Tayo na, nag-overshare na ata ako. Nagiinom kasi kami ng tropa ko, pre. Hello, BJ. Hey. Tangi na, wag tayo mag-usapang puwet, pre. Dahil na. Nakuwento ko na yung dark history ko sa internet. Tayo. Sana nare-reactan ko yun. Naka-blur lang. Tayo na, pre. Ang video na lang ngayon, meron pa rin ata ang video na winawarat ko yung workbook in half, yung buong workbook. For some reason, dahil natutunan ko sa internet paano pumunit ng isang buong libro, tas feeling ko ang last. may nandun pa yun, nasa internet pa. Pero may pen spinning video pa rin ako sa ano, 13 years ago, pre, isipin mo. yun na yung sagot kung bakit ano good part sa Pilipinas yung mga memories. Hindi pa rin eh. Sa ibang bansa rin, may memories pa din dyan eh. Hindi pa rin eh. Eto, curious lang ako pa, matanong lang kasi natanong mo sa akin kanina. Kung hindi ka nag-YouTube ngayon, anong ginagawa mo ngayon? Ah, siguro nasa ano pa rin ako. Nasa advertising. Yun yung trabaho ko eh, parang writer, copywriter. Eh, kasi maganda kasi yun nung nagka-copyright ako ganyan. Parang may kita mo na lang kasi bigla kasi sumara yung PC ko. Doon sa yung screen. Ito yung mukha ko. Parang na nag-reflect kasi yung mga ganun reflection. Ayan na lang, ito na lang yung gagawin ko. Parang ito na lang, ito na ba yun? Kaya yun. Siguro mas lalo akong nag-push mag-gawin to. Tayo na to, may similar ang kukwento dyan. Sa reflection. Oh. Pero hindi, yung sa'yo sa work eh. Oh. Pero isang beses tol, sabi ko nga sa inyo dati, alcoholic ako diba? Isang beses tol, lasing na lasing ako, tapos naghalo yung lasing ko, tapos horniness. Tayo na, yung PC ko, tayo na nabaw. Tapos, dinaba ako short ko hanggang ankles, pre. Tapos nakatulugan ko yung pag-masturbate ko. Tapos tol, nagising ako, nakababa yung short ko. Tapos naganyan ako. Tapos same video, nakadilim na lang. Tapos kita ko yung reflection ko. Tapos may hangover ako. Tangina, sabi ko, I'm a fucking loser, man. I need to change. Kailangan ako magbago, gagi. Mga arc yan. Naalala ko lang sa kwento mo. Nakita mo yung reflection mo. Diba? Na, yeah, okay.
Papaisip kayo lang. Papaisip kayo. Importante yung reflection, pre. Tangin na literal na magre-reflect. Ano? May mali na sa akin. Gagi. Patita, dalawang utak na yung nag-iisip na. Dalawang ulo na nag-iisip sa'yo. Kasi tatlong ulo na eh. Tatlo na ba? Yung reflection mo eh. Pati yung isang ulo mo. Tsaka, ang lungkot ng scenario eh, pre. Kumbaga, nakababa yung short ko. Tapos, nakalawit lahat na hindi dapat lumawit. Tapos, ikaw, nakatulugan mo. Kumbaga, ano yung prioridad ko sa buhay noon? Antok na ako. Tapos, tinry ko pa mag-squeeze ng pleasure. Tapos, nakatulugan ko na. Kumbaga, yo, I'm sick. Kaya sabi ko, kailangan mag- baguhin na natin. Hindi na healthy to. Ano ba to? Parang 20 plus ka na ba nito? Siguro 20. Oh, saktong 20 anos siguro. Ang shit pa yung PC ko nun eh. Baka tagal mag-load nung ano. Kaya nang toka. So, posible. Posible nagsabay na lang pre. Sa inis yan. Di ko alam prioridad ko. Iba talaga pag nakikita yung reflection. Ano? Kahit games, kahit ano eh. Pag... Feeling ko nga pre yun yung effect ano yun, effective sana na ano 'di ba sa Yossi ngayon makikita mo yung smoking causes gangrene, lung cancer, yung mga pangit pinapakitan. Na-stress ka lang tapos mapapayosi ka lalo eh. Tana, baka mag-cancer ako. Na-stress ka tana, mapapayosi ka. Pero what if ilagay nila doon yung ano, salamin, salamin lang. Proud kay mama mo sa ginagawa mo, tas salamin lang. Dahil ganun ka sa tao. I'm not supposed to do this. Baka hindi natin mag-reflect lahat. Next, something sa reflection, ipagkitang-kita mo yung defeat. Yung bisa yung sa tricycle nga, di ba? Yung ano, yung image si Mama Mary, yung nag-iiba. Di ba? Yung di mapapaisip ka rin, tinitignan ako nito kung saan pupunta ngayon. Iyot ka na naman. Sa salamin, kita mo yung defeat minsan eh. Lalo na siguro na eksena ni Pao na yun, yung nagtatrabaho siya, bigla nag-black screen. Tain na. Damn, I hate this job. Tawag nga namin sa kanya dati, ano, Lord Copywriter. Pero masaya naman ako, no? Kasi nagiging creative kayo. Parang fun naman yun. May parang, siguro yun na yung magiging dream job ko na alam ko. Eh yun, bigla nagkaroon ng, ano, ng YouTube, ng ganyan. Sakto nga eh, yung last day ko sa work, yun yung, no, hindi ko makakalimutin kasi Sabado noon, pandemic. First day ng pandemic sa Pilipinas. Mas nag-ano na ako. Parang pinagto, talaga nag-focus na ako dito. Iba-iba. Yung nakatakot first job mo lang. Yan, eh, pero, first job, mga HR na kupal, ayaw magbayad ng SSS. Ayaw na. Bungi-bungi. Eh, wala akong ano, wala makuha. Hirap. Pero bali, ano ka, tumuto ka sa YouTube, kinuit mo yung work mo, ganun? Hmm. Kumbaga, sumugal sure ka. Oo, kasi hindi pa sure, wala pa. Ang contingency ko, parang, okay, pag bigyan ko 1 to 2 months, pag hindi ako pwede mabuhay sa nakukuha ko, work uli ako, hanap uli ako. Pero hindi sapat 1 to 2 months, no? Kung sali. Ayun na, nagtuloy-tuloy na. No, kasi puyat talaga ako doon. Yung tipang yung malamig batok mo. Kasi, ang isip ko naman, tayo na akin naman to eh. At ano ilabas ko dyan? Akin naman yan eh. Kahit makalisan 1,000 kong copyright, headline, whatever, caption. At least, akin to, hindi sa iba. Yun lang naman yung nag-push sa akin na ituloy. Okay naman. Okay naman, kinalabasan. Okay naman. Ito tayo ngayon, di ba? Ang saya pag meron ka ng digital catalog ng mga creation mo eh, no? Yun yung nararamdaman ko sa podcasting eh. Ah, yeah. Tayo may isa, nagpasasandaan na eh. Wow, 150 episodes. Oo, parang, ang may guest lang siguro ako dun, pre. Wala pang 20 eh, pre. So, pure thoughts ko lang yung mga nandun, mostly. Kaya, yun yung parang nilook forward ko na what if someday na magkaanak ako, mapunta na siya sa edad na capable na siya mag-consume ng mga digital media. Parang na-excite ako sa thought na, anak, pakinggan mo yung thoughts ko ng 20s ako. Tapos, yun yung mga gusto ko eh. Parang digital footprints ko para sa mga anak ko to eh. Ganyan. Yeah, maganda nga. Tapos nalaman ko, bawg pala ako. Ano, puta ko na. God damn. Eh, ikaw na lang makikinig nun. Ikaw na lang. Sabi niyo pa yan. Sarabi ko lang. Speaking of ano, speaking of baog, tsaka na yung topic mo kayo ng Yossi. Nagsasmoke ka dati, Ed. Dati, pre. Vape, hindi ka na nagbe-vape ngayon. Nagbe-vape pa ako, pre. Hindi ko makuit yung habit kasi na ano eh. Although, ang kagustuhan ko sa vape, hindi nun... Sa Yossi kasi, nag-Yossi ako.
ramdaman mo talaga eh, tang ina to, ang pangit ng paa mo. Nadidistra ako eh. Sorry na, ito yung si co-host. Pumusok eh. Distra ako eh, mukhang may gangrene eh. Parang yung warning sa Yossi talaga eh. Pero yun nga, nung nag-Yossi ako, ramdam ko talaga yung effect na every hit ko, yo, I'm fucking dying. Tapos, tapos ang baba ng hinga mo, hindi ako mapag-cardio. Ang nagustuhan ko sa vape, wala yung mga ill effects eh. Hindi ko pa sure ha, baka late effect na lang yung mangyayari sa vaping dahil wala pa naman. Tayo yung labrat ngayon tol eh. Diba, nag-vape ka? Tana, labrat tayo tol eh. Hindi natin alam kung ano ba. Kung wala sa ngayon, kasi ang dami naman nagpapamedical, wala pa naman silang nangyayari sa baga nila. Pero what if ang symptoms lalabas pala after 20 years na, ganyan-ganyan, di ba? Possibly, pero mas pipiliin ko na yung vaping talaga. Kung kakayanin, i-quit ko lahat, pero at least hindi na ako nag-iossi. Kasi kita ko talaga, yung effects, pagdating sa performance mo physically, ano eh, hindi nakaka-apekto yung vape eh. Sa vape, nakapag-bike pa rin ako ng dire-diretso. Yung ngayon, I love doing cardio. Pero nung nag-iossi ako pre, tain na, yung wala kang ginagawa, ganito kong humingo. Tain na pre, tsaka kada hit-hit mo, ramdam mo eh. Tain na, you're killing yourself, gagi. Pinapatay mo sarili mo. Wala ako nun sa vape. Strawberry. Okay. New flavor. Parang pala. Ikaw pa pao, nag-iossi ka, vape, wala ganun. Sinubukan ko, pero hindi ko gusto eh. Ay, parang tambocho nga. Naubo lang ako eh. Na-develop yung Yossi nung ano eh, nasa BPO ako eh. Kasi wala ka ano nun, stress reliever nun pre. Sobrang gets yan, yung 15 minute break lang. Eh, na-BPO din. Ang lala pre. Sa BPO. BPO sa experience ko so far eh. Naalala ko yung nagpa-check up sa doktor, yung sabi nga niya, oo nga, science-based yan ha. Lesser evil ang vape kumpara sa Yossi. Mas bawas yung effects talaga. Pero long term, wala pang research. Kasi nga, yun lang. Yun ang hindi natin alam. Ito kasi masama dyan eh. Lesser evil, pero evil nonetheless eh. So, mas magpa-function ka pa rin ng okay kung wala ka totaling ginagawa na hindi naman dapat. So, yeah, baka tumungo rin tayo somehow papunta sa hindi nagaganyan kung papala rin. Pero, siya kasi yung closest thing sa pleasure na masabi kong okay naman eh. For now. Sana makuit natin kasi looking for longevity naman tayo. Yun nga dahilan, bakit biglang nag-build tayo ng healthy habits na nag-gym tayo, on point na yung diet natin. Yung alcohol ko pre, very ano na lang. Birthday kasi noon nung co-host ko, kaya di ba binati ko siya? Celebration lang. So, di. Pero dati kasi pre, kaya sinasabi ko that dati ako alcoholic. Kasi ibang level yung ano ko nun. Ang fucked up ng buhay ko dati. Ayoko na ikwento yung details, hindi siya pang fun eh. Hindi siya pang pamilyang kwentuhan. Pero, yung extent ng alcoholism ko dati pre. Pasok ko sa school, may dala akong tumbler, tapos may diluted na gin. Para hindi nagre-reflect sa tumbler yung dala ko. So, kala ng iba tubig, nagiinom ako sa room. Uuwi ako ng bahay namin, fucked up na, magiinom pa rin ako. Tapos yung makakatulugan kong alak, kinabukasan pagising ko, iinumin ko para pagpasok ko sa school, lasing na ako ulit. Kasi hindi ko matake yung buhay ko ng sober. Umabot sa ganung point. Kumbaga pag sober ako, I can't take it man, baka kung anong gawin ko. Pero inaddress ko na lang yung issues, naging matapang na lang ako, yung root cause, hindi yung alcoholism eh. Nung naging healthy na yung environment ko, yung sitwasyon ko, na-cure ko alcoholism kasi wala na akong dahilan para malasing. Kaya ako na-take ulit yung reality ko ng sober. So, yeah, we are on a healthy path. Pero, Men empowerment talaga. The power. Ay, gusto kong, importante. Sa empowerment mo na pinag-uusapan, meron din akong intention din talaga soon na gamitin yung influence ko para mag-spread ng mga healthy habits na nagawa ko, yung alam ko yung naging effective sa akin. Kasi feeling ko, na overlook ang lifestyle and health sa Pilipinas eh. And kaya naman talaga kasi kung makikita niyo itsura ko last time no alcoholic days ko, yung tol nag 85 ako tol. Ang normal weight ko 65. Oh, 85 kilos pre, from 65. Isipin niyo, mas payat ako dito, yun yung normal ko noon. Tapos due to lifestyle shame, hindi ako nang fat shame na kasi ang pina-fat shame ko lang sarili ko. Fina-fat shape ko yung sarili ko in a way na
kinakahiya ako yung mga dahilan bakit napunta ako sa pagiging 85 kilos. Kasi hindi naman siya dahil lang sa, ano eh, sa wala kang control sa kain mo, ganyan-ganyan. Hmm. Hindi, constant bad choices siya eh. Na kung i-correct mo, mas mapupunta ka sa mas maganda eh. Yun lang talaga. Hmm. Kasi may mga nag-ano sa akin sa page na hindi ba parang fat shaming na yung ganyan na parang kinakahiya mo yung former self mo. Na kinakahiya ako talaga dahil alam ko yung mga naging dahilan ba't ako napunta doon. Unhealthy habits yun eh. Mm-hmm. Alcoholism, di ba? Gusto ko i-promote yun someday na pwede pa, kaya mong baguhin. Making better choices lang talaga. Yun nga, mahirap naman talaga eh, di ba? Kaya yun, sana lahat tayo ngayon may abs, so, lahat tayo sobrang fit. Kung madali yung improvement sa sarili. Yeah, talagang masakit talaga yung marinig yung katotohanan sa ganyan. Chichiria pa ako eh. Meanwhile. Nice. Pero dahilan kaya ako napunta sa path na to, pre, bukod dun sa ano. Maraming ano yung reasons. Unang rason, syempre, vanity. Minsan ayoko na nakikita ko sa salamin. So, wala kang ibang magagawa. Either tanggapin mo or paghirapan mo to change it. Yun lang naman eh. Kaya naman may self-acceptance kasi minsan mahirap ang self-improvement eh. Tapos, okay. Yan, hindi ko na bet. Tapos, isang beses, tol, tangina. Ito, kwento lang. Naglalakad ako, gusto kong kumain ng goto somewhere. Tapos, may nanay na nagpapaligo ng anak niya. Anak niyang pangit. Tapos, tol, ginawa akong panakot kasi ang likod ng paliguan eh. Sabi ah, sige ka, kunin ka ni Manong. Sabi ko, putang ina ng Manong. Na-offend ko. Parang nasisip ko, putang ina, nung gagawin ko sa anak mo, ang pangit yan. Offend ko. Putang ina, sabi ko, putang Manong. Nandun ako sa level na yun. Dati ako yung tinatakot na kunin ka ni Manong. Tapos ngayon, ako na yung maunguha. Sabi ko, putang ina, may mali na. Long hair ako na. Long hair na bloated dahil nga alcoholic. Bakit na sabi ko? Pinapost mo nga madalas. Something needs to change, pre. Something needs to change. That's yun. Na yung papa ko pa namatay sa mga kung ano-anong sakit, eh, same lifestyle kami. Kung hindi ako magbabago, malaki chance ako na mapunta sa ganun. So, ano lang, longevity lang din talaga and vanity, naghalo sila. Yeah, at least, doon ka na sa path na yun. Nakita ko nga yung ano, before after mo. Yun ba yun? Yung photo na pinost ko? Yun yung sabi mo na time na ano. Oo, tol. Yun yung 85 ako. Tangina. Bloated na bloated talaga. Yung ngipin ko nagmukhang maliit na dahil parang plato na. Ano. Ako naman yan. Baliktad naman. So, ako naman magpalaman naman. Yeah, yun, buti si Jed dala niya eh. Kasi may mga taong okay pa rin. Cute pa rin tingnan pag medyo ano ko eh. Medyo tumataas sa ano mo eh. Kasi ako nung tol, long hair na gano'n ni Chua. Hindi ko nadala eh. Ang ano ko eh. Pang nakakot ako sa bata eh. Hindi ko nadala eh. Eh, wala pa akong facial hair. Ganda sana kung meron. Nakatubo ka ba? O Chinese na ano yan? Little, tang ina. Mukha akong reverse Hitler. Kasi yung tubo na, yung dito lang. Wala ako dito sa gitna. So parang akong Hitler na reverse. Ay, wala ka dito? Wala siya sa gitna. Pag pinakapal, pag nag-no shave November ako, mukha akong ito. Mukha akong ano, may rat whiskers, pre. Hindi maganda eh. Naingit nga ako sa inyo. Ikaw pa, Pao, nakapagpatubo mo rin. Hindi ko tinutubo. Pero kaya naman. Pero ayoko. Pero feeling ko may enough testosterone ka para magpatubo eh. Sa jeans na. Sa jeans. Eh. Tain na. Yung kilay ko nga, pre, pinapahira ko ito ng minoxidil. Kalbo rin to eh. Nagpatubo ang kilay, tol. May pinapahid pa ako dyan kasi, tol, wala talaga. As in kung facial hair, wala. Eh, sabi ko sa inyo, kahina ako, vanity rin. So, eh, syempre, lalaan ka na effort eh. Ano naman, hard work pays off. Pays off. Meron na. Tangina, tinatawag ako dati. Tangina, yung kilay mo half lang. Why you gotta point that out, man? Dapat ginawa mo, parang ano siya, yung parang ginagawa yung mga scar. Ay, parang pamuha nga. Tol, hindi ko nga magagawa na ganun kasi para lumabas yun, kailangan meron ka dito. Ay, eh putik yan sa... Ito lang meron ako eh. Hindi nilagyan ko pa siya dito. Mukha wala na. Taan na 30% lang kilay ko. Gagawin ko pa 20. Dahil hindi. Nangyari rin sa akin yung dati. Ginawa ko lang exercise lang talaga para umani yung testosterone eh. Di ba, Pao, dati nung college, tinawanan nyo, Pao, kasi wala, may naglagay ako ng eyeliner dito. Oo, tayo dinrawing, ganun po. May nakalbo yung kilay mo? Oo, nakalbo kasi parang, ewan ko ba, para sa lifestyle ko nga ata. Kasi mas sobrang taba ko rin, mas mataba pa ako dati compared na ano ngayon.
na-insecure din ako. So hindi ko sinasabi, syempre nung nag-eyeliner ako, pero bago ako pumasok, lalagyan ko lang ng konti. Para full na palapit si Pao sa mukha ko. Nakita niya. Tapos tinawaan. Kasi mukha yung mga kilay ng lola. Alam mo yung biglang na-drawingan. Ay, ganun yung kilay ng nanay ko, pre. Yung pag nailawan, walang texture. Balat talaga. Mama ko yung kilay niya, tattoo, pre. Kaya familiar tayo dyan eh. Tayo na balat lang yan ma. Sa future maganda tayo, mag-gym na tayo. Sabay-sabay. Mag-gym content. Kailangan ako rin magbabago na rin. Tama nga si ano. Tama pre, habit changes lang. Noong una, nung first 2 months ko talagang, hindi hanggang ngayon pre, may mga times na bago ako pumunta ng gym, tanga na tinititigan ko yung nakatitig lang ako sa shoes ko na parang nakatamad. Pero alam ko kasi yung pakiramdam. Alam ko yung pakiramdam na pag nag-push through ako kahit ayoko gawin, kumpara sa nagpatalo ako sa tinatamad ako, lagi ang sarap ng pakiramdam kahit tinatamad ka, pumunta ang gym, ginawa mo yung dapat. Tapos yung after feeling na, yo, I did the shit. Ang sarap sa feeling eh. So, lagi akong looking forward sa reward na yung good feeling na lang. Tapos minsan, hinahanap na rin na katawan ko na, tana, yung buhay natin lately, napapadala sa tayo bisyo ah. So, kumara, maraming events na daming kainan, ganyan. Tapos feeling mo, para nabibigatan ka na ulit sa sarili mo, hanapin mo na yung gym. Pero may mga days naman na yan, di ba, consistent ka. Ilang days na. Tapos, parang nakakatamad. Pero yun yung mga mas masarap pang maging, yun pa yung masarap mag-gym lalo eh. Yung pag natapos mo na. Kasi, dun ka nagiging consistent eh. Parang, na-challenge yung consistency mo pero nag-push through ka, lalong masarap pag at the end of the day, yeah, I did something good for myself. Yeah. Feeling ko kaya ako nagkaroon ng resulta dahil sa ganun. Kumbaga, yung mga days na talo dapat tayo na ipapanalo natin. Yeah. Yeah. Naipapanalo, naipundar. Hindi nasuko ang butaan. Regardless na, dinidisregard ko na yung feelings ko minsan kasi temporary feelings eh. Glory is forever. Yeah. Reason and logic is forever. Hindi kasi dati nag-relapse ako eh. I mean, nung kasagsagan ng pandemic, medyo payat pa ako na ano eh. Nung as in puro workout talaga na ano. Tapos lalo nalungkot lang ulit kumain, tapos eh tumaba ulit ako na ganito. Pero tol, i-credit ko yung ano kasi overall lifestyle changes eh. So hindi na nag-iinom madalas ha, hindi na nag-iinom madalas kasi dati almost daily. Kikredit ko siya sa lifestyle changes ko na umepekto kasi sa akin yung intermittent fasting. Hindi, ginagawa ko siya, hindi na para sa diet na lang ngayon eh. Nag-work siya sa lifestyle ko kasi pagkagising ko, imbis na nag-iisip ako na almusaling ko, tanghalian, ganyan. Napunta na kasi ako sa level na nag-1 meal a day na lang ako. Pero yung 1 meal na yon talaga mukbang shit yun. Kumbaga, big eater kasi talaga ako. Kumbaga, kaya ko gawin yung 1 meal ko na yun ng 3 beses isang araw. Pero, ngayon kasi, nag-work sa lifestyle ko yung pagkagising ko. Hindi ako nag-iisip ng kakainin muna. Nagfa-function ako yun. Ang ganda ng function ng utak ko, naisip ko ng katawan ko. Parang mas energetic ako lalo eh. May scientific explanation daw dun eh. Parang mas efficient yung utak mo pag nagfa-function siya sa stored fats mo. Yeah, imbis na gaya daw pag kumakain ka, pag carb loaded ka, yung maraming sugar sa bloodstream mo, parang ang epekto daw kasi nun, yung brain mo, nawawala yung pagiging sharp niya kasi may food na sa belly mo, so hindi niya na kailamang hunt. Parang na-unlock mo yung primitive side ng brain mo pag hindi ka nag-aalmusal agad, pag di ka kumakain. Parang nandun yung, wala pa tong kain. So, kailangan natin enhance yung performance mo. Kasi nung primitive days, pag wala pang kain, kailangan mo mag-hunt eh. At nag-ano siya, make sense siya eh. Dahil yung stored fat mo, nagagamit niya, kaya mas adapted yung utak natin na kumuha ng energy sa fats. Kasi nga, nung old days, yun yung source natin ng energy. Kasi hindi naman available lang breakfast dati. Yep. Diba? Dati pagigising ka, putang ina, kukuha na naman elepante. Tangina, walang elepanteng papatayin na, walang manok sa paligid, kumbaga, hindi mo mag-effort. So, di ba, may yung nagtatanong sa akin, hindi ka ba nahihilo? Wala kang kain, nag-gym ka? Parang naiisip ko, tangina pre, paano kung ganyan yung thinking ng ancestors natin? Wala akong kain, natatakbo sa gubat. Hindi pre, design yung katawan natin to function ng
Yes. Hindi kumakain eh. So, so pinut ko siya sa test, nag-work siya sa lifestyle ko, pre. So, ang ginagawa ko, mas nagiging productive ako to, ano, throughout the day dahil nagluluto ako sa sarili kong meal eh. So, naglalaanan lang ako ng oras na once a day na doon ako nagluluto ng something na very healthy para sa akin. Nandun yung may gulay, nandun yung may protein. So, covered yung mga macros ko, yung macronutrients. Ang ganda, pag nakakasanami yung fasting. Although, hindi ko siya na-recommend sa lahat kasi di naman ako nutritionist. Basun din to ng iba na may underlying sickness na pala. TPC, tinray ko yung 1 mil a day mo. Tangin na ngayon, na-diagnose na ako na sakit. Tangin na, pre. Hindi pa expert. Gusto ko lang ilinaw, hindi ako nutritionist. Pero, ito yung gumana sa akin. Kaya, ang tagal ko na na-maintain ko na sa 72 kg yung weight ko. And yeah, I function well. Yun lang, share ko lang. Nice. Pero fasting talaga, mostly na naging resulta ko sa lifestyle changes ko dahil sa diet changes. Kung kahit hindi ako nag-gym siguro, feeling ko mag-slim down pa rin ako. So kung ikaw yung tipo ng tao na ang goal mo lang mag-lose ka ng weight, read into fasting dahil hindi naman magical tool ang fasting eh. Hindi ka papayat sa kanya essentially kasi at the end of the day, calories in, calories out. So ang calories, yun yung energy na nakuha natin sa food. Yun. Diba? May content na energy. So pag hindi ka nagagalaw sa loob ng isang araw, yung energy mo may stored siya. Bilang stored energy, ang stored energy ay fats. So yun yung purpose ng calories. So ang fasting, nagiging tool lang siya para malimit yung calories mo. So kasi kung kumakain ka lang, sabihin natin, sa loob ng 8 hours lang, tas fasted ka na next 16 hours, ibig sabihin, kung i-strict mo yung sarili mo sa intermittent fasting, nababawasan yung calorie intake mo kasi nadadali naman tayo minsan sa mga snacking natin sa gabi. Random na pancit canton sa madaling araw, Jen! Ayun, papunta na tayo dun. Doon tayo nadadali. Pero pag naka-fasting ka at nasanay ka dun, naturally, bababa yung calorie intake mo. At doon siya nakakapahit. Hindi magic tool kasi pwede pa rin mangyari na nag-intermittent fasting ka, nakakulong lang sa 8 hours yung window time na pwede kang kumain. Pero kakainin mo doon, tangin na, cheesecake, dalawang plato. Kung mag-exceed ka pa rin sa calories mo, tapos hindi mo siya ma-burn throughout the day, tataba pa rin. So, yeah, kailangan mo pa rin research about calories, research about intermittent fasting kung meron kayong goal mag-weight loss sa mga nakikinig sa atin ngayon. Yun talaga. Yung advice. Yun lang ano ko. Alam mo, nakikinig sila hanggang tumatak mo sa gym. Di ba? Okay, headphones lang. Yan. Pero alam mo, tingin ko sa gym pag na tumatak mo. Romance anime. Ano yung pinapalad mo pa ngayon? Ano ba mga top mo? Taka na kasi, naubos ko na yung mga... Sa totoo lang, pre, fan ako na anime pero puro romance. Marami nagsasuggest sa akin ng ano, ang pinapinagbigyan ko lang na outside ng romance genre, Demon Slayer lately. No, pero naganda naman ako. Ano yung recent mo na romance? Fan romance talaga ako ng shoujo eh. Meron akong pinanood lately yung The Dangers in My Heart. Hindi ko alam kung familiar kayo pero bago yun. Ay! Hindi ko pa na... Yes! No? Si again. Yamada! Si Yamada yun, no? Si Yamada. Yeah, si Yamada, si Yamada. Yes, sir. Yes, sir. Gusto ko yun. Ganda ko na romance, pre. Gusto ko yun, gusto ko kasi, yun. Kasi ano eh, ang gaang panoorin eh. Walang conflict. Kumbaga, ang stressful na kasi ng buhay, pre. Tapos papanoorin mo pa ako na, bro, maganda to, mag-iisip ko dito. I don't want to think, bro. I want to chill. Escape. So, escape talaga. Ganda nga eh. Ganda. Ang mga sabihin niyo kung napanood niyo na ito yung mga slice of life. Pag-usapang romance anime ito yung mga panood ko Kaichou wa Maid Sama. Yun yeah. Kaichou wa Maid Sama ako so, panood na Kimi ni Todoke yung mga classic shit Toradora season 1 season 2 tapos na tapos na hindi na classic yun eh pero medyo bago pa eh. Pero yun yung mga gusto. Say I love you. You say I love you, pre, tangina. Yun. Hindi nga rom-com yun eh. Tangina, ano yun eh. Heavy romance yun. Pero I love that kind of shit. Tapos yung naubos ko na, to, tangina, wag nyo na lang ahusgahan ha pag nalaman nyo. Kasi kung itatry nyo panoorin para i-judge yung karakter ko, please wag. Kasi lately, pag nagte-treadmill ako, kasi kahit ako minsan nagki-cringe. Pero hindi ko mapigilan panoorin, pre, romance anime manga dub sa internet na good. Ano na manga dub. Kaya na lang manga dub kumbaga yung mga webtoons na
The delinquent who fell in love with me, mga ganun. Tangina, please, wag nyo husgahan. Pero, pag nagtitreadmill ako, easy consumption eh. Totoo ako. Lakad lang. Para evo. Yeah. Pero yung mga ano, yung mga harem na anime na romance din, yung may mga pagpipilian yung character, gusto ba yung mga ganun? May mga napanood din ako ganyan, yung magkaapat, quintessential quintuplet, kaso hindi tapos sa ano. Ayan. Okay din naman yung harem, pero mas fan ako nung ano eh, yung talagang meron na, miset na. Yung may nasiset, yung tipong may aabang ka, kailangan kaya mag-confess si ganda. Nisekoy, no? Mga ganun. Marami rin nagsasuggest sa akin nung ano, pre, na try ko One Piece, pero siguro soon. Tagal nga. Ang tagal nga, kaya nga hindi ko nga nakaka-overwhelm kasi hindi ko pa napapanood, pagod na ako eh. Alam mo yun? Kaya hindi ko siya ma-engage. Pero at some point, gusto ko mag-explore beyond romance. Pero sa ngayon, wow, fan talaga romance anime. Tanay, more than a married couple. Yan, mga pinanood ka. Solid. Hira lang makakita ng romance. Maganda rin yun. Yeah, si Arf, na romance therapy. Ayun, yan, ang dami. Yan, yung mga sinabi mo, lahat yan, pinanood ka nun. Tuwan-tuwa ako. Ito hindi romance, pero tuwan-tuwa ako. Easy case siya. Napanood niyo yung Campfire Cooking in Another World? Easy consumption na, ano siya, relaxing lang. Feel good eh, Feel good lang eh, walang conflict eh. Yan yung mga gusto, pre. Yeah, hindi naman porket kasi na easy kay ka, ano na agad eh, parang gera-gera na agad eh. Di ba? Meron pa ng purpose. Simple yung pamumuhay lang. Well, na-inspire nga ako doon, may sulat akong libro ngayon, easy kay yung, ano, yung inspiration ko. Mm-hmm. Parang na-hold up siya, binaril siya, tapos somehow nag-revert siya as, ano, former self, ganun. Shit! Pero teaser. May yun. Teaser. Spoiler! Makinig kayo mga future projects. Sorry, question lang. Ano yung guilty pleasure mo na ano naman? Diba kung yun nga, sa mga na-mention, may mga intermittent fasting, mga ganun. Ano yung sa, kumbaga ito naman, favorite na alak, no? Diba, mabalik tayo sa mga biases na ano. Oh, shit! Yeah, God damn. Damn. Grabe ka. Napaisip. Pinabalik mo naman. No alcoholic days ko, lagi ako nagwa-water down ng gin. Kumbaga, hindi siya masarap, pero yung water down gin kasi, easy consumption. Pag tinubigan mo na yung gin, magkakulay lang. Parang pwede mo siya mainom ng discreet eh. Tipong mabibigla na ng mga klase mo, ba't pa nai-recite niya sa English? Ganun ko din, malakas love ko. Nag-defense ako sa school, pre. Defense ng thesis namin, nakainom ako. Dark days talaga. Pero somehow, functional. Pero kung usapan na pleasure lang, pleasure drinking, ito iniinom ko ngayon. Coke Zero with Red Label. Sarap. Red Label. Pero kung nagiinom ka minsan, nagiinom ka ba minsan, Jed? Nagiinom ba kayo minsan, Pao? Occasional? Tol, yayain niyo ako minsan. Dadayuin ko kayo kahit saan pa. Ako na sasagot na alak. Kami sa pulutan. Captain Morgan with Coke Zero. Ano siya, pag naghalo yun, parang may lasa siya na parang naglalasang tunaw na Coke float na lang eh. Yun nga lang, nakafuck dahil lakas ang amats niya. Pero matamis sarap. Yun eh. Amats ka nung kinabukasan. Sarap. Pero masarap yun. Pero pag naginom ako, laging halo ko lang Coke Zero dahil nga syempre, calorie ano tayo. Calorie conscious na tayo. Pag may ano lang, in-invite ko na yung sarili ko. Siyempre, tayo na. Hindi lang, hindi. You seem like kasama people naman talaga, fun to be around with. And ikaw rin naman. Halata mo naman sa amin na ano, mga basagulero rin pag inuman. Sarap yan. Pero ikaw, Pao, matanong lang kita. Gaano ka-accurate yung ikaw sa camera pag nagko-content ka and ikaw sa totoong buhay? May difference ba yan sa'yo, pre? Oo, pero ano yun? Parang hindi siya parang change. Parang kung 100% yung ako, yung sa YouTube siguro mga 150. Pero hindi yun iba. Yun din talaga. Kasi hindi ko naman kaya fake yun eh. Ang hirap nun kung fake ka throughout sa content. Ang hirap. Kaya namin. Hindi mo ako naka-script. Alam na akong script. So, di ba? Kung ano yung sasabihin mo, yun na yun. Vouch kami ni Arf dyan. Tama, maganda rin yung hindi nag-script eh, no? Dati ganyan din yung flow ko sa podcast. Noong unang podcasting days ko, pre, gumagawa pa ako ng script. Nagsusulat ako na, babasahin ko. Tapos yun yung mga worst performing episodes ko, pre. Tapos isang beses, kasi
maganda yung simula ako, lasing lang ako, kumbaga natatakot kasi ako mag-start. So nagpakalasing ako, gumawa akong dalawa episode, tapos upload ko, kumbaga inano ko na, tinanggal ko yung anxiety, upload ako, regardless sa resulta, upload ako. Tapos nung nagfa-flow na ako, parang gusto ko maging consistent, para maganda yung content ko, magsusulat ako. Pero ang fake ng dating eh. So parang after ilang episodes, simula episode 30 siguro, or 40, lahat yun, pre, ano na, off the dome. Talagang walang script. Tanga na, pero ang hirap kasi, literal na boses ka lang eh, sa podcasting. See, at least si Pao kasi may nire-review siyang video. Kumbaga, beyond him, may nage-extend ng entertainment eh. Kumbaga, input mo minsan yung ano eh, yung ano bang reaction mo dito sa video na to. Kumbaga, may katulong ka somehow eh. Pero, yung sa content ko kasi minsan, nahirapan ako eh. Kumbaga, dadal-dalo 20 minutes. Wala namang reaction audio eh. Wala namang... Try mo. Gusto mo ba mag-reaction type ng content din? Na-try mo na ba? Naging curiosity ko siya, pero gaya nga na sabi ko sa iyo, Pao, ayokong gawin yung isang bagay na hindi ko pa gusto gawin. Nasa options mo naman. Leaning ako ngayon sa video content creation, nakikita niyo yung mga post ko lately, yung kasama ko tong tropa ko si BJ. Mga reels lang na galing sa podcast episode. So yun yung mga gusto kong gawin ngayon. Pero siguro in the future, naisip ko rin naman na mag-react ako, pero hindi sa funny videos. Feeling ko, real mo na yan eh. Tsaka hindi ko siya, ang closest thing na magagawa ko siguro sa reaction, baka gawin ko yung ginagawa ni Ato, pero doing it right. Kasi he's doing it for, I'm wrong, Maggie, that guy. May ano siya talaga, may style talaga siya sinusunod. At yung style na yun, minsan, ignorant as fuck. Pwede nyo i-quote dito. Ang ignorante ng ibang take niya to, I don't give a fuck kung i-address niya to. You are ignorant as fuck minsan, pre. Issue na naman. Hindi, issue. Ako lang, sasaluhin ko. Si Paulul dito. Hindi kita kina-call out, pero pre, ibang content po, you need to fucking read something first bago. Kasi yung point of view mo minsan, masyadong nandito lang lumalawak na yung mundo eh. Iba yung malawak intention sa delivery eh. Nalain mo, character lang pala lahat eh. Character lang pala lahat sa kanya. Dahil magulat tayo, naka-interact natin sa personal, no? Not gonna lie, bro. Masyado kasi mabenta ang pag magamit ka ng mga fallacies eh. Pag gumamit ka ng fallacies, mas gusto ng masa kaya eto ako. Pero, Paulul, we're cut from the same cloth. Dami niyo mga libro. Ano na 80 degrees yung personality pala ito? Grabe! Ano kaya reaction mo nun? Ang ina, god damn, this is some marketing genius right here. Ano sabihin mo pa pag nagkita na kayo? Ayun, pin, di ba? Hello. Hug ko pa siya. May mga nakamit ka na creators outside. Napumunta kami sa convention. Yung kaya po, may mga ganun ba, YouTube convention, mga YouTube. Yeah, saan yun, Jen? Yung sa Conquest. Conquest, yung event. Sila Christian, Globo, yan sila. May nakita ko isang photo mo with sa kasal ni Shay. Pre, si Shay kasi tol, kaya ako na-invite doon. Siya, fan na ng TPC way before, parang Teenage Pinoy Crap pa lang. Siguro 9 years ago na. Tapos, na-invite ko siya sa podcast ko. Nag-G siya eh. Hindi siya pala G sa mga bagay-bagay madalas eh. Nakatuwa kasi naging fan ako ng Flip Top eh. So meron kaming common ground na ang ganda na nag-iusapan. Tapos, hindi ko nga in-expect. Tanga na dahil lang ganun, may interaction tayo paminsan-minsan sa internet. Na-invite ako sa kasal. So umuo ako. Kumbaga, napaka-limited ng in-invite dun sa mga ganong shit eh. Tapos ang awkward dun kasi... Ang ina, di ba pinagtripan ko si Donalyn? No, nag-virally isang post ko, pinagtripan ko siya. Sabi ko, Donalyn, nag-a-apply ako bilang paid friend. Na pag may post ka na alanganin, ako yung mag-proofread, magtitingin kung baka mabash ko dyan sa bago mong katangahan. Nag-viral yun, tangina. Tapos nakita ko siya doon, tangina, nagpa-feature ako eh. Kinakilala ka ba niya? Nadaanan ba niya? Nagka-close na yung mga
in-upload ko sa internet, hired, sabi ko. Nakilala ko ba niya nung nakita ka niya? Hindi. Feeling ko hindi ko pa na-achieve yung certain level of fame sa internet para makilala tayo in personal ng mga tao. Feel ko hanggang ngayon, niche pa rin ng TPC. Kahit na, despite na 545,000 followers, feeling ko hindi siya masa pa rin na matatawag eh. Mm. Ikaw ba, Pao? Sa pag lumalabas ka pre, nasa level ka na ba na nahihinto ka ng mga tao na eh Paulul ba pwede naka, nakasombrero na ako pag lumalabas, sombrero tsaka mask. Shit pero nakaka-stress din naman yun, parang unnecessary pero it's part of the job. Well, ang maganda nga doon kasi kahit naman noon alam din nila Arfian, hindi mo ako mahilig sa ganong klaseng yung people hindi ako ganon kahit sa social media ako nagpo-post, ginagawa ko lang yun para sa brand, para sa sa mismong branding. Pero ako mismo, kaya maganda rin kasi hindi ako parang toxic na puta, tumaya ako, picture ako, post ko. Parang hindi ako ganun. Parang pag para, importante lang. Para ang pinaka closest na lang sa personal mong post na lately na nakita ko yung nasa waterfalls ka na kinontent mo si Taylor Swift. Yun lang yung mga random diba? Pero closed book ka pagdating sa SOCMED sa personal life. Talaga naman, nag-effort naman talaga ako dun. Kasi nakakaumay po siya pag yung parang buhay mo din, parang book na nakabukas sa lahat. Lagi ka nang nag-upload, tapos wala ka pa ba sa sarili mo na buhay. Actually, yan yung dahilan kaya ako social media detox. Meron akong bagong Facebook ngayon pre na ang friend ko lang, 20. Nice. Immediate family members ko lang, ganun. Kasi pre, dumating sa point na kasi kung di nyo papasin, insecure akong bata dati dahil nagsuffer ako sa acne and shit, so ang dami kong causes ng insecurity. Tapos parang nagcha-channel siya sa iba't ibang rang realm ng buhay mo yung insecurity, gumagapang siya eh. Tapos dumating sa punto na na-realize ko na may point na minsan nagpo-post ako ng isang bagay hindi dahil gusto kong i-share, pero dahil gusto ko silang bigyan ng glimpse sa buhay ko para i-project sa kanila na, yo, I'm living this kind of life. Pero parang napalook inward ako bigla na nagsishare ba ako dahil gusto ko ibahagi buhay ko? O nagsishare ako dahil gusto ko i-portray na ganitong buhay ang meron ako? Tapos, simula nung nag-alis ako ng FB ko, medyo matagal na rin eh. Parang na-filter ko ngayon yung mga gusto kong picturean for memories at yung mga gusto kong picturean for sharing. Kasi wala na akong magbabahagian eh. Yeah. Wala na akong so buti na lang na-correct ko yun. Kasi ayoko mamuhay ng ganun eh. Yung for expectation ng iba. Yun yung bagay na tinanggal ko. Ano yun siya eh? Nag-stem siya sa insecurity na kailangan mo i-address. Yeah? Kailangan mo hanapin yung root cause. At para mawala insecurity ko, bakit ba ako nagkakaroon ng tendency na mag-share ng mga ganitong moments sa buhay ko? Kasi insecure ako dahil feeling ko I'm a fucking loser sa mata na iba dahil yun, ganun ko binu-view yung sarili ko. And dahil binu-view ko yung sarili ko ganun, ba't ko ba nararamdaman yun? Napaisip ako, am I not doing enough? Ganyan-ganyan. Meron ba akong may bagay ba ako na dapat gawin para maramdaman ko na I'm not a loser? So parang pinipinpoint ko yung problema sa buhay ko. Unang-una, inalis ko yung social media para magkaroon ako ng honest views sa sarili ko, sino ba ako. Then, yun. Kaya tayo ngayon nag-explore ng kung ano-anong bagay ginagawa natin na self-improvement, nasa path tayo ng ganun. Not for other people's sake, pero for our sake. Kumukuha tayo ng responsibilities na dati ayaw natin dahil alam natin yun yung makatulong sa atin. So, yun. Kaya, yun yung lately nangyayari sa buhay ko kaya di na ako pala share. magandang existential nga na existential crisis tayo sa quarter life crisis ata yung matawag. Yung quarter life crisis sisirain ka tapos bubuoyin ka ulit eh. bubuoyin message ka ba TPC sa mga viewers natin ngayon? Final words. Sige, final words. Mga mo. Projects mo. Sige, self-promotion na lang. Typical trap podcast lang naman yung gusto i-promote. Tapos, yun. Sa mga pumunta dito dahil followers ko, makinig kayo kay Paulul. Panoorin yung mga content ni Paulul, mga content nila Jed.
these are some amazing people, man. Yun lang. Okay. Yun lang gusto ko sabihin. Ayun. Kalimutan yun. Kailangan pareho nyo painggan sabay. Tig isang tenga. Tig isang tengang podcast. Oo. Ayun. Salamat po ulit sa pakikinig po. Ito po ulit ang Pampamilya Podcast at Anima Podcast. Thank you! Thank you. Bye-bye! Thank you, Lesa. Thank you. Thank you.